Parang nagugutom na yung mga itsura nyo. Sino na gutom na? Gutom na! Pumasok na. Yan! Alam ko, hindi pwede malipasan. Okay, so tayo po ay mag-uumpisa na. Handa na po ba tayo? Okay, sino po dito na-invite? First timer. Ayun, may mga first timer. Alam naman sa negosyo pinuntahan. Baka hindi naka mirror. Knock. Setting mo. Party? Setting mo. Misses, dapat pala malinaw, no? Gusto lang natin mapag-alaman yan. Ngayon, sa mga first timer, pwede mong palakpakan natin sila? Okay. Alright, so sa mga first timer, sino po dito yung student? Student. Feeling student. Wala. Ayaw. Gusto ko lang malaman, ano? Sino po dito yung negosyante na? May business. Wala din. Empleyado. Empleyado. Proud. Okay, empleyado. So yung karamihan po? Pagkakabante. Okay, naitanong ko lang naman po kasi dati din akong empleyado. Ayan, dati din ako nag-try mag-traditional business. Okay? Unfortunately, hindi sila successful. Yan. So ngayon, yung makikita nyo po kasing opportunity ngayon is pwedeng magbago ng buhay nyo. Handa na po ba kayo? Yes! Naniniwala po ba kayo may pagkakataon magbago ang buhay mo? Yes! Kailangan mo lang ng right opportunity. Tama ba? At saka ng tamang mindset. Okay lang ba yun? Yes. Okay. Kasi baka ipapakita na sa'yo ni Lord ngayon, which is sure na ako dyan, yung isang opportunity pwedeng magpabago ng buhay mo. Hindi ko sasabi 360 degrees. Kasi babalik ulit sa dati, no? 180 degrees. Para pag-ikot mo, dere-derecho ka na. Masaganda ba yun? Yes. Okay. Kasi kapatid, sino sa inyo gusto this year humabol sa mas masaganang Pasko at bagong taon? Okay, so nagtatanong po ako, no? Alam niyo si Papa God, sino nagdarasal dito? Yan, di ba pinagdarasal mo, Lord, bigyan mo ko ng magandang pagkakataon. Tama po ba? Yes. Kaya lang, pag hindi ka, sabi nga, doon kagabi, nag-church ako, sabi niya, ask and you shall receive. So, yung mga nag-ask and kinlaim yung marireceive niya, yung mga nagtaas ng kamay yun. Tama ba? So sa mga hindi po nagtaas ng kamay, pasensyahan tayo, hindi po yan ibibigay. So alam mo na kung hindi ka nagtaas ng kamay, tama po ba? Pero mabait naman ako, okay lang? Itatanong ko kayo ulit, sino po sa inyo gusto this year magkaroon ng masaganang Pasko at sobrang sarap na bagong taon? Yan! Okay? So yan po yung uumpisahan natin ngayon. And this is a very special night. Sabi mo, special. Kasi yung magpapaliwanag ng isang napakagandang business opportunity ng Santé sa'yo. Isa sa pinakamalupit at pinakagwapong speaker ng Santé. Ano ba yan? At kapatid, makinig ka lang. Sa'yo makinig. Kasi kapatid, siya'y magtuturo sa'yo pa paano ba ito gawin ng mas madali at mas masagana para sa iyong bagong taon. Okay ba yun? Yes! Alright, so with that, hindi ko na patatagalin. Simple lang, again, I'm Alpha. Dati po akong empleyado, and because of Santé, full-time na po ako. Yes! Alright? Nakapag-resign ako dahil sa Santé. Maganda ba yun? Yes! Sino dito gusto mag-resign? Mag-resign! Siya, no? Harap kayo sa camera! Harap, para makita ng boss nyo! You're fired. Ano ba yun? Parang konti lang nakaka-relate. Ako lang yata yung empleyado dito. Okay? Hindi, bakit ko po nasabi yun? I've been in Santé for like a year. Ilang taon? More than one year pala. Pero isa lang nasasabi ko sa Santé, grabe. Sabi mo nga grabe. Bakit naman? Kasi dito po, nakapag-travel ako ng libre. Sabi mo, libre. Sino gusto mag-travel ng libre? May passport ba kayo? Yun. Paktay ka niya. Kailangan mo ng passport kasi kapatid dito, whether you like it or not, pag ginawa mong business, magta-travel ka. Noong nakaraan po na nag-travel kami sa Hong Kong early this year, mahigit 100 kami. Gusto mo sumama? Yes! Ngayon, may video ka na pinaplay dito, no? Yung magagandang post na yon, yung ang dami namin, no? Para makompleto po yon, 1 oras.
para mag-picture kami ng maayos sa harap ng Disneyland, sa airport, di ba? Kasi ang gulo isang daan, tama po ba? Yun nga naman, yun naman pong hindi nakasama. Tanay mo kung bakit. Isa pa. Bakit? Yung mas malakas. Bakit? Walang passport. Yun. So ngayon kapatid, sino kumuha ng passport? Amen. Yan, kailangan, okay? Tanong, sino po dito gusto magkaroon ng sariling sasakyan? Ay, isa pa, isa pa. Baka yung iba kasi kalahati. Kalahati lang din po ibibigay. Ano lang, sino gusto ng sasakyan? Yan. Alam yung hirap sa inyo, tinatakot pa kayo eh, no? Okay. Dito sa Santé, pwede kang magkaroon ng sasakyan. Libre! Yes. Parang kami lang, konti lang kami na-excite. Sabi na pa, paano kung magkakakotse Alpay, wala akong driver's license. Yan, meron na ba? Meron na, very good. Sa mga wala pa, kukuha po kayo. Okay ba yun? Ngayon kung wala ka namang driver's license, andyan na yung kotse, makuha ka muna ng driver. Okay lang? Kaya lang may bad news. Magre-resign din agad yung driver mo. Tali mo kung bakit? Bakit? Isa pa? Bakit? Mas malumbing? Bakit? Kasi magiging member mo din siya. Okay, man. Ang hirap yun naman kang... Kung bakit naman, masaya kayo. Okay na ba? Ang hirap maging stand-up comedian. Okay, so hello Philippines and hello world. Tayo po ay live stream ngayon. So pwede mong sabihin sa mga kaibigan mo, manood po kayo ng live. Magiging mayaman tayo sa Santé. Okay, man? Alright, so again, simple lang, no? Dati akong call center agent. Sino po yung call center agent dito? Yan, may kakilalang nagtatrabaho sa call center. Yan. Now, simple lang po ang buhay ng isang call center agent. Kung minsan, hindi niya alam ang umaga sa gabi at gabi sa umaga. Bakit? Kasi magkaiba po yung oras nila. Tama ba? Ang malubid doon, pagtaas pa lang ng telepono, minumura na po yan mula ulo hanggang paa. Tanong, pwede ka bang magreklamo? Yeah. Hindi, kasi trabaho mo yan. Tama po ba? Yeah. Namang tanong, Alpha, bakit ka ng call center? Graduate ka ba? Opo, nakapag-graduate ako sa maganda na magpaaralan. Hindi kasi ako galing sa mayamang pamilya. Sino ditong born with silver spoon? Hindi, golden spoon. Meron ba? Karamihan kasi sa ating Pilipino, ang sabi lang ng magulang, mag-aral mabuti para at the end of the day, get a better job. Unfortunately, hindi pala ibibigay ng trabaho ang pangarap ko. Tama? So, bakit ka na call center? Eh, simple lang po. Tapatan tayo. Sa panahon ngayon, sa call center, yan po ang may mataas na sweldo. Kasi sa totoo lang naman, nade-determine kung sino ka, kung magkano binibigay mo sa pamilya mo. Sa panahon ngayon, hindi naman uso ang linya-linya eh. Tama ba? May ibang tao kasi isipin na ayoko niya kasi hindi ko naman linya. Tama ba? Eh tanongin mo, magpasweldo si Mayor dyan, 100,000, magwalis ka sa buong Pasig. Magwawalis ka? Yes. 1,000 sa isang araw, magwawalis ka? Yes. Bakit? Ayaw, tinitignan mo yung? Sweldo. Yung resulta. Regardless kung nakapagtapos ka ng pag-aaral o hindi. Tama po ba? So in my case, nag-try ako mag-call center because yun yung mas mataas na sweldo. Kaya lang, hindi pa rin niya kayang ibigay ang pangarap ko. And I thank God na invite ako sa Santé. So ngayon kapatid, yung katabi mo ba yung mga nag-invite sa'yo? Katabi mo ba? Pwede bang sabi mo, friend, thank you? Thank you! Diyos ka, labas sa ilong? Ano ba yan? Ano, mamaya, maiintindihan niyo kung bakit. Ano, napapasimplihin ko na lang. Excited ka na bang magbago ang buhay mo? Yes! Excited ka na bang magkaroon ng masusarap na Pasko at bagong taon? Yes! Yung tipong magpapaletsyon ka kahit ilang lechon, okay lang. Yes! Okay? No, simple lang. Ipapakilala ko na sa'yo isang tao magkikwento sa'yo kung paano mo gagawin ang negosyo ng maganda at mas mabilis. Okay ba yun? Yes! Okay, itong taong to, he's my mentor. Simula po na nag-Santé ako, isa po siya sa araw-araw na natuturo sa akin gawin ang negosyong to. Tanong, kung nagka-resulta na ako dito dahil nakinig ako sa kanya, pag makikinig ka rin ba ngayon, magkaka-resulta ka rin ba? Yes! Ang pinakamaganda yung kapatid, this might be the last time. Ano mo, last time? Last time! This might be the last time na makikita mo siya on Philippine Santé office. Oh. Sabi ko nga eh,
nakakalungkot mang isipin, pero mas masaya naman kami. Okay ba yun? Masaya ba kayo? Yes! Bakit? Kasi papatapon na po natin siya sa Nigeria. Okay ba yun? Yes! Oh, sino ba sa iyo gusto kumita ng milyon-milyong peso? Yes! Pero ito mas malapit na tanong. Sino po sa inyo gustong kumita milyon-milyong dolyar? Yes! Yan! So matatagalin pa ba natin? Hindi! Yes! Okay na guys, without further ado, please watch this video. International business partners, we're online right now in Dubai. Good morning, of course, and Hong Kong, and of course, upcoming Nigeria. Okay, and I would like to greet, of course, good morning to all newly invited. Pwede ko malaman kung sino yung mga bagong invite? Pwede tumaas ang kamay? Okay, so good morning sa inyo lahat. And of course, sa lahat ng distributors, members, good morning. Okay, and my name is Chris Sabile. And I'm always saying I'm so blessed simply because I discovered this business. Kung hindi ko po na-discovery ang business na to, malamang nasa squatter pa rin ako. Si Chris isinilang lumaki sa squatter. Nakakita na squatter? Yes! Masarap ba ang buhay sa squatter? Wala akong nakitang tao tuwan-tuwa na nasa squatter siya. Yes or no? Yes! Wala rin akong nakitang tao tuwan-tuwa kapag mahirap siya. Tama? So, naniniwala kasi ako, kaibigan, kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo pagdating ng araw. Yes or no? Yes. Bata pa lang ako, sinabi ko sa sarili ko, pagdating ng araw, yayaman ako. Ano inisip ko? Yayaman ako. So, kaya lang, hindi pala madali ang yumaman. Tama? Pero mahirap din naman ang mahirap. Yes or no? Yes. Dito ko lang napatunayan bakit still maraming mahirap. Simply because, some of my relatives, some of my friends, classmates nung araw, still, nasa squatter pa rin. Tanong, may nabago buhay? Wala. Kasi sila yung mga taong mahirap mag-isip. Ano ba yung sinasabing mahirap mag-isip? Pag nakakita ng ganitong negosyo, anong iniisip? Mahirap yan. Hindi ko kaya yan. Kaya ano nangyayari sa buhay? Mahirap pa rin. Kasi lahat ng bagay, kaibigan, kung iniisip mo na mahirap, no offense man. Diyan ang dahilan kung bakit ka naghihirap. Yes or no? Yes. Naniniwala kasi ako, kaibigan, na hindi rin patalinuhan, hindi rin kailangan may pinag-aralan ka para mabago ang buhay mo. Tama ba yon? Yes. Ang pinag-uusapan dito, kaibigan, kung paano mo mabago yung buhay mo, kung paano ka lang mag-isip. Ano ibig ko sabihin? Actually, I'm a criminology graduate, police by profession. Ma'am, kung ako nag-police, ganito ba ako kakit ngayon? Huwag kayong kumontra. Sa mga baguhan, bawal po ang kumontra. Kasi ang kumontra dito, hindi umayaman. Tama? Sabi nila, ma'am, di lang ako kukontra. Gusto ko umayaman. Okay, kaibigan. Kung ano raw ang ginagawa mo ngayon, kung anong trabaho meron ka ngayon, ganito lang daw kasimple. Within 5 years, kapag walang nangyari dyan, ibig sabihin at itinuloy mo pa rin, hindi ka na nag-iisip. Yes or no? Look at this. Kung ikaw, empleyado, or ano ang ginagawa mo, naniniwala ka ba na binubuhay ka lang yan? Yes or no? Yes. Kung trabaho, sahod, bayad, utang ka, at 5 years na puro ganun ang nangyayari sa'yo, at itinuloy mo pa rin another 5 years, parehas pa rin? Yes. May nabago buhay? Yeah. Wala, kasi bubuhayin ka lang. Yes or no? Yes. Now, ang mga Pilipino kasi, karamihan, ganito kasi ang naging attitude natin, day one pa lang. Anak, mag-aral kang mabuti para pag nakatapos, maganap na magandang trabaho. Meron bang Chinese dito?
Chinese. Wala. Ang Chinese, gusto ko ang attitude nila. Kasi ang Chinese, sila yung may mindset na, anak, ikaw alam mabuti. Para pagkatapos, alam makanda, negosyo. Tama? Sino marami negosyo? Filipino, itche. Sino may-ari ng mga mall? Filipino, itche. Nakuha nyo, kasi ang mindset nila, mag-negosyo. Tama? Mag-aral, makatapos, maghanap ng magandang negosyo. So, ibig sabihin, ang negosyo, totoo ba, na maraming yumayaman dito? Yes. Tama? Ngayon, ang Santé Bali, isa ba itong negosyo? Yes. Ibig sabihin, networker ka ba? Networking ba ang negosyo mo? Yes. Tama ba? Yes. Tanong, marami ka bang nakita na networker na yumaman? Yes. Look at this. Sabi, in the next 5 years, kung ano raw ang ginagawa mo, at hindi nagbago ang buhay mo, believe me, hindi ka na nag-iisip. You know why? 10 taon po ako nag-aral bilang pagpupulis. Aral-tigil. Bakit? Sarili ko lang po, ako lang ang nagpapaaral sa sarili ko. Dahil ang mindset ko, paglaki ko, yayaman ako. Tama? Kasi pinangako ko sarili ko, pagdating ng araw, yayaman ako. Sabi lang ng boss ko, or mentor ko nung araw, Chris, kung pangarap mong yumaman, huwag ka nang mangarap. Malabo kang yumaman. Sabi ko, salbahe naman tong tao na to. Nag-aral nga ako. Makatapos, pagkatapos, gusto kong yumaman. Tama? Ang simple lang na sinabi niya sa akin, Chris, maghanap ka lang ng 5 hanggang 10 pulis na kung ano ang buhay nila, sundan mo, yun din ang buhay mo pagdating ng araw. Tama? Eh, nakita ko nga yung kapitbahay namin, si Mang Kanor, tumanda na sa pagpupulis. Hindi naman yumaman. Ako, nangangarap yumaman. Ibig sabihin, pagdating ng araw, yun din ang buhay ko. Tama? Kaibigan, kung anong meron ka ngayon, sundan mo lang ang mga taong nauna sa'yo, yun din ang buhay mo. Maliwanag? Yes. Tanong, networker ka ba? Yes! Marami bang yumaman dito? Yes! Kung networker ka, in the next 5 years, yun din ang pagpuntahan mo rito. Yayaman ka rin. Yumaman ng tao? Yes! Meron ba rito nangarap maghirap? Sinong gusto yumaman? Taas ang kamay! Yung kalahati, kaibigan, kalahati lang yan, ha? Day one, pag-usapan na natin, kung sinabi kong gusto ng bago sasakyan, todo mo na. Dahil dito, ipinamimigay lang po yan. Maliwanag? Okay, since networking, it is a business, ang pag-usapan natin dito, pera. Tama ba yon? Okay lang ba pera ang pag-usapan natin? Yes. Since pera ang pag-usapan natin, okay lang ba milyon na ang pag-usapan natin? Yes! Gusto ba kumita ng milyon? Yes! Just open your mind. Kaibigan, nung nagsimula ako dito, binuksan ko lang ang isipan ko at naniwala lang ako. Kasi ang pangarap ko, pagdating ng araw, yayaman ako. Since dito ko nakita yung panahon or yung time na pwedeng mabago yung buhay ko, ginawa ko na. Kasi bakit? Dalawa lang po ang paghihirap sa mundo. Mahirap maging mahirap, mahirap maging mayaman. Mamili ka na ng klaseng hirap na gusto mo. Maliwanag? Gusto mo yumaman? Yes! Mahirap po ang yumaman. Mahirap. Mamahirap pong yumaman. Pero ang tanong, mahirap din ang mahirap. Okay? Buksan mo lang yung isipan mo, kaibigan. Tuturuan kita ngayon kung paano kumita rito ng tinatawag na dollars. Gusto mo ng dollars? Yes! Paano kung $100,000, okay ba sa'yo? Yes! Maganda bang income to? Yes! Paano kung bigyan pa kita ng idea na $500,000 per month? Grabe! Gusto ba? Yes! Sabi na isa. Grabe naman yung speaker dito. 100,000 na, hindi ko mabuo. Dollar pa! Nakuha! In my 20 years in this kind of business, why I'm so blessed, kasi sabi ko nga, kung di ko na-discovery ang negosyo na to, malamang, isa po akong pulis sa kanto, matabak, may team mo kang kayo na nagsabi dyan. Kasi yun ang magiging trabaho ko. Tama? Yes. Now, just open your mind, kaibigan. Kasi, nung na-discover ko ang business na to, my mentor, he is American actually, he's earning $5 million per month.
What if Pilipino ka, kumikita ka ng ganun kalaki, anong buhay meron ka? Tama? Paano kung tuturuan kita ng simpleng-simple na alam kong kaya mong gawin? Minimum 100 to 500,000 dollars per month. Gusto mangyari? Yes! Huwag ka lang pumikit. Okay? Makinig ka lang. May tamang oras po ang pagpikit. Gusto mo lifetime. Walang gisingan. So this time, ang pag-uusapan natin kung paano ka kumita. Tama? Yes. Bigyan mo lang ako ng oras dito. Okay lang ba yun? Yes. Since dahil pagyaman ang pag-uusapan natin, okay lang ba? Hanggang alas 12 tayo? Yes! Parang di kayo kumibuma, ma. Sabi ko, alas 12. Kaibigan, ilang oras lang ang ihihintay mo rito, pero bibigyan kita ng tamang sikreto kung paano baguhin ang buhay mo. Maliwanag? Okay, hindi ko na patatagalin. Ayokong sayangin ang oras nyo. Imagine, strike ba ngayon? Yes! Pero bakit nandito kayo? Palakpakan mo naman. Kasi bakit? Naniniwala kasi ako sa taong gustong mabago ang buhay, walang traffic, walang mainit, walang ulan. Tama? Yes! Kasi ang taong puro reklamo, yan ang hindi umaasenso. Believe me. Why? Lahat ng nagrarally sa EDSA, lahat yan mahihirap. No offense, man. Tama? Kung ikaw mayaman na tao, milyonaryo ka, magdadala ka ba ng placard, magpapainit, magpapaulan sa EDSA? Tama? Kaya ikaw mahirap, binayaran ka ng 500, papayag ka na rin doon. Yes or no? Okay. So, diretso na tayo kaibigan. Ang masasabi ko lang, just open your mind. Okay? Our company, of course, Santé Barley, started in 2007. So, when it comes to barley, tayo po yung tinatawag na Barley Authority. So, a fast-growing company. And of course, ano ba ang vision natin? A global provider of wellness products and services. At napakaganda ng mission natin, imagine helping people live better lives. Ito yung negosyo na kumikita ka na, nakakatulong ka pa. Masarap? Yes. At ito rin yung negosyo, healthy ka na, kumikita ka pa. Maganda? Yes. Marami negosyo sa Pilipinas at sa ibang bansa. Karamihan sa kanila, kumikita lang, pero hindi healthy. Pangit din. May pera ka nga, nakasaklay ka naman. May silbi? May pera ka nga, naka-wheelchair ka naman. May silbi? Wala. Ang maganda rito sa Santé, kumikita ka na, cute ka na, healthy ka pa. Maganda? Yes! Maganda ba yung gano'n? Yes! Sabi nila, bakit na ako kukontra? Our CEO, Mr. Joey Marcelo, and his management team, they were all former networker. A combination of 50 years experience para magawa ang isang Santé Barley. Maganda ang kumpanya? Yes! Napakaganda. So, ibig sabihin, alam ang negosyong ginagawa nila. Okay? Then, of course, our home and regional office. Ito yung office natin dito sa Manila. And, of course, Cebu and Davao. Our global offices, of course, New Zealand. And we have in Dubai. Of course, kabubukas lang natin sa Hong Kong last 3 months. And Sharjah UAE, and of course, upcoming Lagos, Nigeria. Palakpakan niyo naman. So, bakit ako excited? Kasi this is my last SBP actually. This is the last SBP and one of these days, I'm leaving to Nigeria. And naka-ready na po ako mag-sacrifice for my team. Naka-ready na ako umitim. Naka-ready na ako lahat. Okay? So, napakaganda po ang mangyayari sa Santé Barley this coming 2018. As in. Okay. And of course, one of a kind, MLM business, meron tayong sariling gym. Okay? Ang mga nag-gym dyan, of course, mga professional basketball player, and of course, meron tayong sariling wellness clinic. And may sariling properties. Imagine, once you are the distributor of this company, pwede mo magamit ang properties. Maganda? Yes. And, one of a kind pa rin, may sarili tayong yate. Kapag meron mga event sa MOA, dito may event din tayo na any distributor who qualify na makasakay sa yate, dito ka kasi member ka namin. Maganda? Yes. Napakaganda. Okay? And of course, ang company natin, of course, the Barley Grass from Canterbury, New Zealand. Ito po yung farm natin.
Maganda ang farm. Imagine, may pangalan ba ng Santé? Sarili ba natin yung farm? Napakaganda. Ganito lang kasimple, kaibigan. Kung ang produkto mo organic at meron tinatawag na BioGrow Certified, ibig sabihin niyan, maganda ang produkto? Yes. Kapag maganda ang produkto, masarap ang magnegosyo? Yes. Ganun lang kasimple. Sa negosyo, dalawang klase. Services and products. So kung maganda ang produkto mo, mas masarap magnegosyo. Okay? Our product of course, meron tayong barley capsule, meron tayong barley juice, and of course, meron tayong fiber energy, and slimming tea, choco barley, coffee with barley, and wheat barley. Meron din tayong barley toothpaste. Press in the market. The only barley toothpaste in the market. And of course, meron tayong sabon. Napakaganda po yung sabon natin. Then, meron din po tayong moments napkin. Para to sa mga babae. Maganda ang moments napkin. Kaya lang hindi po namin yan, ma'am, nilagyan ng barley. Don't worry, kasi baka tumubo. Mahirap gamitin. Pero maganda yung ano, yung moments napkin. Actually, ginamit ko. Walang tagos. Joke lang. Okay, this is the Asian pack. Sinabi nga rito, according to John 6:1-14, feeding of 5,000 people with 2 fish and 5 barley loaves. Nasa Bible ba? Yes. So imagine, bakit ang buhay nung araw, 800, 500, 300, 200, ngayon 100 na lang ang pinakamatandang edad ng tao. Tama ba yun? Actually, ang pinakamatanda natin ngayon nasa Japan. Kaya lang nakatira siya sa bundok. Tanong, kung gusto mo raw, humaba ang buhay mo sa bundok ka tumira. Tanong, kaya mo tumira sa bundok? Kasi sa bundok, yan yung mga pagkain na organic. Yes or no? Yes. Since na nandito ka na sa kapatagan, kaibigan, believe me, more on synthetic and formulated lahat ng kinakain natin. Kaya dyan ka magkakasakit. Naniniwala ka ba ron? Yes, kung bakit, lalo na kung wala kang pera. Kahit may pera ka, wala kang ligtas ngayon. Kasi lahat, synthetic and formulated ang kinakain natin. Bakit ngayon, minsan, bata pa lang, meron ng diabetes. Minsan, 30 years old pa lang, inaatake na sa puso. Simply because of the synthetic and chemicals na kinakain natin. Since organic, maganda? Yes. Maganda yung produkto? Yes. Kaya nga dito, kaibigan, eto yung negosyo, kumikita ka na, healthy ka pa. Okay? Barley is an immune system booster. Ganito lang kasimple. While taking barley, lahat na sakit na meron ka, kaya niyang pagalingin. While taking barley, lahat na sakit na yan, kaya niyang i-prevent. Simply because, barley is an immune system booster. Kaya ka lang naman nagkasakit kasi bagsak lang ang immunity mo. Naniniwala ka ba dyan? Okay. May malapit bang ospital dito? Yes. Meron. Maraming pasyente. Yes. Iba't iba ang sakit. Yes. Kapag iba't iba ang sakit, iba't iba rin ba ang gamot? Yes. Meron ba tayong wellness clinic? Yes. Maraming pasyente. Yes. Iba't iba rin ba ang sakit? Yes. Pero ano ang nire-resenta ng doktor natin? Barley. Kasi ang simple explanation ganito lang. Kaya ka nagkasakit, bagsak ang immunity mo. Hindi mo kailangan ng conventional medicine. Ang kailangan mo is immune system booster. Kasi ang kailangan ng nutrients ng katawan mo, yung tinatawag na trillion cells natin, hindi kailangan ng medicine yan. Ang kailangan yan is nutrients. Wherein barley is a total complete food. Hindi po tayo medicine. Maliwanag? Isang klase ng pagkain na kailangan ng katawan natin. Maliwanag ba yun? Maganda ang produkto? Yes! Masarap magnegosyo? Yes! Ganun lang kasimple. Kapag may gumaling sa lugar nyo, automatic, tatanungin kung ano ang bagay na nagpagaling sa kanya. Kapagka gumaling yun, top of the town, pag-uusapan yung barley, bibili sa'yo, lalaki negosyo mo, ganun lang kasimple. Nakuha? Okay. When the product is effective, sabi nga, business follows. Maraming nagninegosyo dahil maganda ang produkto. Tama? Kilala nyo? Si Mr. Fiolo Pascual. Endorser pa natin? Yes, kasi gusto niya yung produkto. Maliwanag? Okay, importante ba pera sa buhay ng tao? Yes. Importante.
Yung daily expenses mo, pera ba kailangan dyan? Pag-aaral ng anak mo, ang kalusugan mo, kaibigan, kung ikaw, trabaho, overtime, ang iniisip mo para makaipon, yes or no? Makaipon para saan? Para sa pamilya at para sa future natin. Tama ba yun? No offense, man. Kapag puro trabaho, overtime ka, at hindi mo isinabay yung tinatawag na healthy living mo, believe me, ang pinag-iipunan mo, si doktor, si hospital, si pharmacy. Tama ba yun? Marami na akong nakita, kakilala, kaibigan, kamag-anak, nagtrabaho for how many years sa ibang bansa, nakaipon, nakapagpatayo ng malaking bahay, at the end of the day, nagkasakit. Yung bahay na benta, nagkautang pa, namatay rin. Sino yung maman? Si doktor, si hospital, si pharmacy. Tama? Kaya kung sasabihin mo sa akin, kaibigan, you're earning for your future. No! You're just earning for your hospital bill. Para kay doktor, para kay pharmacy. Kapag maraming busy tao, maraming nag-overtime, maraming nagtatrabaho, nag-meeting ang mga doktor. Ang meeting nila, yes, compadre, yayaman na naman tayo. Bakit? Maraming magkakasakit. Naku mo, ha? Yes. Pag nagkasakit, inhale, exhale, 500? Yes. Tawin mo? Naniniwala ka ba? Kapag wala kang pera, magkakasakit ka. Totoo ba yun? Yes. Naniniwala ka ba kapag may sakit ka pero may pera ka, gagaling ka? Yes! Yes. Totoo? Yes. Totoo yan, kaibigan. So yun ang pag-uusapan natin. Emergency, importante ba pera dito? Importante yan. Hindi pwede rito kahit sabihin mo summa cum laude pa yung diploma mo. Pwede isang laki luwilir? Pwede ba isang laki? Hindi. Yung pangarap mo, pera rin ba yan? So, ibig sabihin, huwag mong sabihin sa akin, grabe naman yung speaker. Umupo ako doon, mula opisa hanggang matapos, puro pera. Bakit? Negosyo ba to? Yes. Negosyo po ito. Hindi po tayo simbahan, hindi po ito kongregasyon. Dahil ang pag-uusapan natin dito, negosyo. Maliwanag po ba? Okay, lahat to, pera importante. Tama? Okay. Sabi ko nga kanina, money is important. Kaibigan, look at this. Ilang oras ka nagtatrabaho? 8 hours? Ilang oras kang, sabihin na natin natutulog? Pwede na 8 hours? Ilang oras kang nagtatravel papunta pabalik galing sa trabaho mo? Pwede na 3 hours kasama traffic? Sabihin na natin, yung pagligo mo sa umaga, sa gabi, pagkain, a total of 2 hours. Pwede na yan? So, ibig sabihin, 21 hours ang nauubos mo sa maghapon. Yes or no? Tanong, saan napunta yung 3 hours mo? Saan napunta? Pakikipagbarkada? Or pagpe-Facebook? Facebook, umamin. Kaibigan, kailangan ko lang yung 3 hours mo para baguhin ang buhay mo. Ilang oras? 3 hours. Ganito lang kasimple. Normal na magtatrabaho tayo para mabuhay tayo. Yes or no? Yes. Tanong, gusto nyo maman? Yes! Since, alam mo naman na hindi kaya yaman dyan, pagtuunan natin, yung 3 hours ibigay mo rito. Kasi tuturuan kita kung paano ka yumaman. Maliwanag? Kasi naniniwala ko, kaibigan, ang taong gustong yumaman, kahit anong mangyari, gagawin niya. Kasi ganun lang din po ako nagsimula. Ang pangarap ko, sabi ko sa sarili ko, kahit anong mangyari, patay kung patay, yayaman ako. At tanong, nangyari? Gusto mong malaman? Kailangan ko lang ang 3 hours mo. Okay lang ba? Yes. Okay, 3 hours, extra time, extra effort, extra income. Maliwanag? Okay. Where can you buy the product? Sabi nga yung SRP natin, pwede ka makabili sa mga brands, distributor, retailer, mall, and pharmacy. So, paano yan? Kapag ka bumili ka sa lahat ng ito, meron ka bang 50% discount? Wala! Gusto mo ba ng 50% discount? Yes. Ang Pilipino, mahilig sa discount? Yes! Imaginin mo, kapag ang mall, meron tinatawag na sale, automatic traffic? Yes! Traffic ka agad yan, kasi karamihan, nagsha-shopping, yes or no? Yes. Karamihan, gusto bumili sa mall? Gusto lahat makapag-discount, yes or no? Yes. Pero karamihan dyan, window lang, walang shopping.
Naku ha? Yung iba nagwi-window lang, walang shopping. Now, gusto mo ba turuan kita? Nagwi-window ka na, nagsya-shopping ka pa. Masarap ba yung ganon? Okay. What if sa capsule, for example, sa pharmacy, bibilin mo siya 17 pesos per capsule. What if mabibili mo lang siya na 750 per capsule? Mas maganda? Yes. Kung paano yan, be a Santé member. Ibig sabihin, mag-member ka lang, meron ka ng 50% discount. Maliwanag po ba? Okay. Paano maging distributor? Just buy the product pack. Okay? Bibili ka lang ng product package, member ka na. Okay? Bili ka lang ng tatlong box ng capsule, isang box ng juice, automatic member ka na. At cost of 4,650, yan ang total na bibilin mo, pero hindi yan ang babayaran mo. Ang babayaran mo is only 4,538. Automatic member ka na. Maliwanag? Yes. Magkano yung puhunan? Okay. Nakikita? Yes. Nakikita ko rito. Magkano? 4,538. Meron kang isang business account. Ilan yung account mo? Isa. So, ibig sabihin niya, parang meron kang isang negosyo. Tama? Magkano ang puhunan? 4,538. Malaki, maliit? Pero ang Pilipino minsan, ay 4,538, may puhunan pala. Hello? Negosyo ba to? Yes. Minsan kasi, pinapunta rito, umupo, may business presentation. Nalaman niya na business presentation. Noong natapos, sinabi doon sa nag-invite, parang hindi mo sinabi, may puhunan pala to. Tanong, meron ba negosyo wala puhunan? Wala. Wala. Kaibigan, hindi yun totoo, yung tinatawag laway lang ang puhunan. Hindi! May puhunan tayo. Maliwanag? Okay, magkano? 4,538. Kaya ba to? Yes. Sa mga baguhan, kaya ba to? Yes. Kung hindi nyo kaya, huwag na natin tuloy ito. Nagninegosyo tayo sa halagang 4,538. Tama? Okay. So, 4,538. Kapag ka naging member ka na, of course, meron kang 30 up to 50% discount sa lahat ng products, okay? Then, meron kang business opportunity, and of course, meron ka pang online business system. Plus, at cost of 4,538, lahat ng bubuksan ni Santé, member ka na rin. Saan ka nakakita at cost of 4,538, international ang negosyo mo? Masarap? Yes. Maganda? Yes. Kaibigan, yung iba nga dyan, million na ang puhunan dito sa Pilipinas. Dito lang sila nagninegosyo. Tama? Imaginin mo ang negosyo ko. 4,538, lahat ng bansa, member ako. Maganda? Yes. Napakaganda po na ito, kaibigan. Kung malalaman nyo lang kung gaano kaganda ang ganitong negosyo, na napakaliit na kapital, pero million ang kitaan. Okay? At ang pinakamalapit ba dyan, 4,538, meron kang libreng travel, meron kang libreng sasakyan. Maganda ba yan? Palampakan mo naman. Saan ka nakakita ng ganitong negosyo, may libreng pa-travel at may libreng sasakyan? Magkano po nang? 4,538. At ang pinakamaganda rito, ito ang gustong-gusto ko. Meron siyang tinatawag na residual income. Ano yung residual income? Ito yung natutulog ka habang kumikita ka. Masarap? Yes. Meron na ba rito nakaranas natulog pagising may income? Meron? Kapag Santé distributor ka, automatic, yan ang nangyayari sa'yo? Yes. Yes, pero kung empleyado ka, kaibigan, no offense, man, pagising mo, may muta ka lang. Tama? Pero kami, ito yung negosyo na pagkising mo, may muta ka na, may income ka pa. Masarap? Yes! Napakaganda ng business na to, kaibigan. This is the business we're in. Gawin mo lang ng isa hanggang dalawang taon at the rest, puro ka na income. Masarap? Yes! Pagtulog mo, pagkising, may income. Masarap ba yon? Yes! Yun ang napakaganda sa business na to. Magkano po unang? 4,538. For example, na tinatawag natin 30 up to 50% discount. Once na distributor ka, of course, for example natin, itong barley juice, okay, meron tayong 3 plus 1. Retail price na is 1,950. And kapag distributor ka, makukuha mo lang siya ng 1,260. Meron ka kagad discount na 690. Pwede na? Yes. Imaginin mo, nag-ubos ka lang ng 3 hours.
Sa 3 hours na yan, maibenta mo ang isang barley juice, may income ka na 690. Pwede? Empleyado ka nga eh. Ilang oras ang inubos mo? 8 hours. Magkano income? Minimum. Magkano ba minimum ngayon? 91. Hindi ko kasi alam ah. Sorry ah. 490. Eh, ilang oras ka nagubos? 8 hours. Sinigaw ka pa ng boss mo? Pinagalitan ka pa ng manager mo? Magkano income mo? 490. Eh, ito. May amo ka ba rito? Nagubos ka ba ng oras? 3 hours. May income ka 690. Pwede na? Yes! What if kung meron tayong 3 plus 1? Bili ka ng 3 box, meron kang libreng isa. So, lumalabas, 945 ang bili mo lang sa isang box. Once na naibenta mo, may income ka na retail profit, 1,005 per box. Pwede na? Yes. So, gaano kaganda? Imagine ang isang produkto, sabi ko nga, kapag merong gumaling sa lugar nyo, pag-uusapan, yes. 1 box, 1,950. Since kinuha mo ng 3 plus 1, 945 lang ang bili mo sa office. Automatic, 1,005 per box ang income mo. Tama? Yes. Paano kung extra income, extra time, extra effort, nakapagbenta ka ng 10 sa loob ng isang buwan? Pwede na 10,000? Yes. Additional? Yes. Maganda ba produkto? Yes. Yes. So, meron tayong barley capsule. Sa market, 900 per capsule, per box. Pero, kapag distributor ka, 600 mo lang siya makukuha. Meron ka kagad 300 per box. Pwede na? Yes. Meron din tayong 3 plus 1, okay? Buy 3 box and get 1 free. 450 lang ang bili mo sa office. Automatic, meron kang 450 sa isang box. Kung makapagbenta ka rin ng 10 sa isang buwan, 4,500. Pwede na? Yes. Ang talagang maganda ang produkto? Yes. Eto kung mahilig kang mag-retailing. Ako ba? Kasi sa mga mahilig mag-retailing, kaibigan, ang dami po ng income nila rito dahil napakaganda yung produkto. Maliwanag po ba? Okay. Next, of course, ano ba sikreto natin dito, kaibigan? Ikwento mo lang. Mahilig ka ba magkwento? Yes. Meron ba rito yung 7 pares? Yes. Ano ba yung 7 pares? Kwento ko lang ng kwento, tama? Kaibigan, pagka masarap ang pagkain sa restaurant, kinukwento mo? Yes. Pag yung kaibigan mo, kamag-anak, kumain sa restaurant, babayaran ka ba ni restaurant? Hindi. Isan nga, yung sine yan eh. Nanood ka, ang ganda, kinukwento mo kagad? Yes. Pag nanood yung kaibigan mo, babayaran ka ni sine yan? Hindi. Kaya nga, misan, sabi nung iba, ay, mahihain ako, hindi ako pwede dyan. Diba? Mahihain ka, magkwento ka nga eh. Lubos kong lubos eh, tama? Ganito lang dito, ikwento mo lang. Imaginin mo, ikwento mo lang si Santé Barley. Kapag kinwento mo yan, kaibigan, as in, parang endorser ka na rin. Tama? Ang endorser, like yung mga artista, binabayaran ba sila ng milyon? Yes. Si Piolo Pascual, kapag nag-endorse, milyon ang ibabayad? Yes. Ikaw ang mag-endorse, milyon din ang ibabayad na yung si Santé. Palapakan mo naman. Kung paano milyon ang kikitain mo rito, yon ang ituturo ko. Maliwanag? Yes. Ikukwento mo lang or i-endorse mo lang, kailangan ko lang yung 3 hours mo. Maliwanag po ba? Okay. Paano yan? Eto ka. Magkano punan mo? 4,538. Okay? So, meron tayong tinatawag na referral. 300. Once na nakapag-invite ka, bumili ng 4,538, meron kang 300 bawat isa. Maliwanag? Then, meron tayong tinatawag na infinity bonus. Paano yan? Okay. 4,538, eto ka. Okay? Then, meron tayong left and right. Bumili siya ng 4,538. Okay? Then, dito rin, bumili rin siya ng 4,538. Kapag nag-link, meron kang magkano? 500 per link. Nakukuha po ba? Okay, for example, bumili siya ng 4,538. Magkano ibibigay sa'yo? 300. Bibigyan ka ng company ng 300. Once na yung tao mo gumamit ng produkto or bumili, meron kang 10% rebate. Nakuha? Hindi po ikaw ang nagbenta sa kanya. Siya ang bumili sa kumpanya at siya rin ang gumamit. Tama? Okay. Once na nakapag-invite siya, hindi na ikaw ang nag-invite. Of course, kanina magpupunta yung 300?
sa kanya. Siya yung bibigyan ng 300. Ito, once na gumamit siya ng products, meron kang 15%. So, bakit magkaiba? Depende po yan sa level. Okay? Ito naman, nakapag-invite. Of course, siya naman yung bibigyan ng 300. Then, kapag gumamit naman na siya ng product, meron kang 5%. So, every time, yung mga tao nakakapagpasali, sila yung bibigyan ng 300. Ikaw naman, every time they use the products, you will receive 5 to 15%. Kahit yung iba dyan nagbebenta, the more na marami silang nabibenta, marami kang 5 to 15%. Maliwanag? Yes. Nakuha po ba? Okay. Now, once na nakapag-invite ka, inilagay mo sa right side mo, of course, bumili siya ng magkano? 4538. The company will give you how much? 300. Ang tanong, may nakita ba yung system na level, right? Yes. Dahil bumili siya ng 4538, another 4538, meron tayong infinity bonus 500 per lead dahil nakita ng system na meron siyang lead, automatic meron kang 500. Nakuha? Okay. Once na yung tao na to nakapag-invite, of course, gagamit siya ng products, meron kang another 10%. Okay? Nakapag-invite siya, the company will give him another 300. And of course, nakita na naman ang system na merong pairing, another 500. Okay? Once na nakakapag-invite sila, of course, gumagamit sila ng products, you will receive 5 to 15%. Then every time they invite under their team, they will receive 300 each. Of course, every time na merong system na nakikita yung link, meron kang 500 per link. So, kung makikita mo lahat ng in-invite mo, sila ang nag-invite, meron kang 5 to 15% at ikaw naman, meron kang unlimited 500. Naku ha? Ilan ang in-invite mo rito? Dalawa lang. Okay? May binenta ka ba rito? Wala. Sila lang ang gumamit ng product pero nakakatanggap ka ng 5 to 15%. Naku ha? Now, nasa ibang bansa na ba tayo? Yes. Meron na ba tayo sa Dubai? Nag-open na ba tayo sa Hong Kong? Mag-open na ba tayo sa Africa? Yes. And of course, bawat gamit nila, kahit na nasa Pilipinas ka, every time they use the products, of course, you will receive 5 to 15% in dollars. Palapakan mo naman. Ito yung matindi rito. Yung sinasabi kong, I'm earning while I'm sleeping. Imagine, I'm talking in front of you right now, but I'm earning since iba ang oras sa Dubai. Iba ang oras sa Hong Kong. Iba ang oras sa Nigeria. Maganda yung ganon? Kahit na nasa Pilipinas ka, gumamit sila ng products, wala kang binenta, pero tumatanggap ka ng 5 to 15%. Maganda? This is the business wherein namuhunan ka lang ng 4538. International ang negosyo mo? Yes! Dollars ang income mo rito? Yes. Kaya nga pag-uusapan natin later on, yung $100,000 to $500,000 just using barley juice. Okay? Naintindihan? Nakuha po ba? Okay. This is the tinatawag nating rock. Once na tumatagal ka rito, the more na tumatagal ka sa business, mas tumataas yung percentage mo. Nakuha? Kanina, merong 10%, may 15%, may 5%. Nadadagdagan yan, depende sa level ng position mo. Kung paano yan, i-discuss na lang po yan kapag member na tayo. Naintindihan po ba? Okay. This is just an example, just to prove kung paano kumikita rito. Okay? Hindi ko po ito pinakita para ipagmayabang sa inyo. Just to give you an idea, kasi minsan sa atin, baka hindi naman totoo yan. Di ba? In my 1 year and a half, I earned first million, of course, 1 million, 100,000. Is it peso? Yes. At tanong kanina, international ba tayo? Yes. Pwede na ba? Extra income, international, $3,000. Pwede na? Yes. Imagine mo, dalawa ba ang income bracket natin? Yes. Yes. Magkano? Pumunan? 4,538. Nakuha? Okay. Of course, ang maganda dyan, sabi ko mga kanina, at cost of 4,538,
You will receive yung tinatawag na car and travel incentive, okay? Marami nang nakapag-travel sa amin. And of course, marami nang mayroong tinatawag na mga libreng sasakyan. Okay, my first travel here, yung first year ko rito, nakapag-travel ako sa Vietnam. And of course, second travel ko is Disneyland. Actually, 2 years, may hit pa lang po ako. Okay? Pero bakit ko nagawa to? Tuturuan ko kayo kung paano. Okay? Second travel ko, of course, sa Hong Kong. Yan, 100, almost 100 kami. 120 delegates going to Hong Kong. All expenses paid by the company. Palakpakan mo naman. At course of 4538, nakakapag-travel ka ng libre. Masarap? Yes! Masarap ba ang libre? Yes! Yes! Ito yung libre na talagang mamatay ka sa kakakain. mamatay ka sa kabusugan. Kasi bakit? Buffet po ang pinapakain ni Santé. Masarap. Sobrang galing. Actually, yung mga kasama natin, okay, nasa Singapore. Pero tingnan natin. This 2017, ano ba ang travel natin ngayon? Meron tayong Singapore tour. Actually, yung mga kasama po natin, nasa Singapore sila, pauwi pa lang ngayon. Palakpakan mo naman. Nasa Singapore sila. And of course, meron tayong Europe tour. Hanggang end of the year pa yan, December 2017. Okay? And of course, meron tayong Asian cruise. Maganda yung travel? Yes! Actually, nag-qualify po ako ng Singapore. Palapakan mo naman. Nag-qualified ako ng Singapore, pero bakit hindi ako sumama? Nandito ba ako? Yes! Nasa Singapore sila? Yes! Masaya ba sila ron? Yes! Ako malungkot? Hindi. Actually, ganito yan. Paalis na lang sa'yo ko going to Nigeria. Namili lang naman ako dahil nagkaroon ng conflict sa mga schedule ko. Ang Singapore, it's a pleasure. Tama? Yes. But the Nigeria for me is a treasure. Yes! Nakuha nyo? Kasi bakit? Mas uunahin ko ang kapakanan ng mga downline ko kesa sa lakihan na nag-agawin. Kaya bumalik sa Singapore for how many times? Yes. Pero ang Nigeria, isang beses lang ang opportunity dyan. Malamang hindi na yan babalik kung palalagpasin natin. Nakuha? Okay. And of course, yung Asian cruise, nag-qualified na rin ako. Palakpakan mo naman. Ang sarap ba? At ang malupit ba rito sa Santé, nag-qualified ka na sa Asian Cruise, bibigyan ka pa ng iPhone 7 Plus? Yes! Libre ba? Yes! Ang sarap sa Santé. Kaya nga, pag dito sa Santé, imaginein mo, the other company we're in, mga member ko dati, nasa ibang company sila, nangangarap sila, ikaw, iPhone 7, mabibili rin kita. Sila, bibili. Tayo, pinamimigay? Yes! Libre lang ba rito? Yes! Paagaw nga rito ang iPhone 7 Plus. Susunod, iPhone 10 na? Abangan mo, this coming December, mag-qualified ka rito. May travel ka na ng Asian Cruise. Sigurado ko, meron ka pang iPhone 7 Plus. Yes! Sino gusto sumama sa Asian Cruise? Woo! Ganito lang yan kasimple, kaibigan. Kapag nag-qualified ka kasi sa Asian Cruise, qualified ka na rin sa gadget. Malupit ba? Yes! Yung 2017 Europe Tour, dahil nag-qualified na ako sa Hong Kong, nag-qualified ako sa Singapore, another Asian Cruise, this coming end of the year, ika-qualified ko yung Europe Tour na yan. Sorry. Nakuha? Kasi ganito lang kasimple, naniniwala kasi ako sa ginagawa ko. At tanong, naniniwala ka rin ba? Yes! Kung naniniwala ka kaibigan, lahat ng bagay dito, kaya mong kuhanin. Yes. Naintindihan? Okay. Of course, may ka-incentive tayo. Ito pa ang malupit. Nagkumikita ka na, may ka-incentive ka pa. Parang ganito lang yan kasimple. Okay. Dito tayo. Nakikita rito? Okay. Paano yan? Ito ka, magkano po lang? 4,538 sa left and right mo. Okay? Yung left and right mo nakapag-invite sila ng 50 at yung right mo nakapag-invite ng 50. Kailangan itong 50 na to meron siyang tinatawag na 1 point bawat isa or builder pack plus. Kasi sinabi rito, kailangan mo meron ka 50 builder pack plus sa left at builder pack plus sa right. Kapag nag-link yan, automatic meron kang 50 points.
Pwede na ba sa'yo, Nissan Almera? Yes! Magkano po nan? 4538. Kaibigan, at cost of 4538, meron kang Nissan Almera, the company will give you pang down payment at meron kang up to 1 year na monthly niya. Maganda na? Yes. Magkano po nan? 4538. Hindi lang po Nissan Almera. Depende kung anong points ang makukuha mo. Okay? Depende sa'yo. Kung gusto mo ng high-end na sasakyan, depende yan sa performance mo. Actually, nakuha ko na po yung car incentive ko. Wala pang 2 years na qualified ako sa car incentive. This 2018, ilalabas ko po yung Mustang this coming 2018. Okay? Libre ba ang sasakyan dito? Yes! Depende sa iyan, kaibigan. The more na sisipagan mo, the more na high-end na sasakyan ang pwede mo makuha. Okay? Sabi ko nga kanina, libre ba ang gadget dito? Yes! Ipinamimigay ba? Kapag member ka ni Santé, automatic, kaibigan, huwag ka nang bumili ng gadget sa labas. Kasi dito, trabahuin mo lang. Trabahuin mo lang. Kumita ka na? Kumita ka na? May gadget ka ba? Lahat ng gadget na kailangan mo nandito. Even the flat screen TV. TV, ganyan, kalaki. Pwede na? Ay, laki! Joke lang. Pinaagaw po yung TV sa amin dito. Meron nga dito, nag-claim ng gadget, ilang TV na. Sir, pang ilang TV mo na yan? Pang-apat na. Saan mo lalagay isa? Sa CR. Masarap ba yun? Pati CR mo may TV? Kasi bakit? Pinamimigay lang ba? Yes! Nakuha ko nga yung iPhone 7 Plus ko last 2 weeks lang. This is the iPhone 7 Plus. Ang tanong, last 2 weeks ko lang nakuha? Binigay ni Sunday? Eh ngayon nga, kukunin ko na naman. Eto, grabe. Di ba, ano ba tawag dyan? GoPro. Kukunin ko kaagad bago ako umalis. Masarap? Yes. Grabe si Sunday, no? Talagang pinamimigay yung gamit dito as in. Okay? Ano strategy namin? Ibulong mo lang. Mahilig ka ba magkwento? Yes. Ma'am, mahilig ka magkwento, ma'am? Mahilig? Hindi ka naman 7 pares, ma'am. De, joke lang. Joke lang po, ma'am. Kasi ganito lang kasimple. Kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, kaklase ng araw. Kakilala mo lahat yan? Ikwento mo lang, kaibigan. As in, BDE lang ang sabihin mo. Ano ba yung BDE? Yung benefits of barley. Ikwento mo lang about sa barley. Nakakagaling, nakakaganda, nakakagwapo. Maganda? Ang sabi ko kanina, kapag maganda produkto, masarap ang negosyo. Kung di pa naman sobrang ganda ng produkto natin, ang benefits of barley, tingnan mo ha, kung gaano kaganda ang produkto natin. Yung bulag, kaibigan, bulag, uminom ng barley. 1 second, nakalakad! Ano ben? Pagkainom na pagkainom, nakalakad! Maganda? Yes! Ito pa ang malapit, as in, mula sinilang hanggang pagtanda, hindi na nakakalakad. Pag inom ng barley, nakakita! Ay, grabe! Grabe ba yun? Pagkainom, nakakita ka agad! Maganda yung produkto. Joke lang. Super amazing po ang produkto natin. Believe me, as in, ikwento mo lang, okay? Then, meron siya discount, up to 50% discount. At meron siya tinatawag na significant income. Ganito lang po kami mag-endorse. Okay, ganito lang kami mag-endorse. BDE. About barley, about discount, at pwede ka pang kumita. Masarap? Yes. So, ganito lang kaibigan. May cellphone contacts ka ba? Yes. Okay, meron ka bang mga kaibigan kamag-anak? Yes. At meron ka bang Facebook friends? Sabi. Marami ka bang Facebook friends? Yes. Kaibigan, lahat ng yan gagamitin mo para sa negosyo na to. So, maliwanag, okay. Mag-endorse ka lang sa 200 tao. Ilan ang ini-endorse mo? 200. Kaibigan ka mag-anak, kaklase ng araw. Meron? Sobra-sobra pa yan. Kasi, Facebook friends mo pa lang, 5,000 na. Yes or no? Yes! Ganun lang kasimple. Kung sa Facebook mo, kaibigan, puro mukha mo lang ang pinapost mo, hindi ka kumikita dyan. Tama? Yes. Meron nga ako nakita, Facebook friends ko. Pag-click mo sa picture, 250 pictures. Kinlik ko, isang mukha lang yon. Yung mukha, isa, ganun, paikot-ikot. 250. Mukha niya, ha? Tanong, binayaran siya ni Facebook? Yes. Ang ganda lang, pinapangit pa! Ako, ha? Nakaka-relate?
kaibigan, gamitin mo rito yan. Sigurado ko, pagyaman o babayaran ka ni Santé. Okay? Imagine, nag-endorse ka sa ilang tao, ma'am? 200. Kaya lang, 99% negative. Hindi naniwala sa'yo. As in, ang naniwala sa'yo, 1%. Ilan ang naniwala? 1% ng 200, ilan? Dalawa. Okay, look at this. Sino gusto kumita ng milyon? Taas ang kamay. Okay. Sa loob ng isang taon. Gusto kumita ng milyon sa loob ng isang taon? Sabi ng mga baguhan, grabe to. Loko tong speaker na to. 20 years na nga ako nagtrabaho, hindi ako kumita ng milyon. Tapos dito, isang taon, milyon ang pag-uusapan? Gusto kumita? Okay, 1 to 12 months. Tingnan mo maigi, kaibigan. Tingnan mo kung kaya mo o hindi. Sino muli yung baguhan? Gusto kong malaman? Si ma'am, si sir, okay. Sir, anong pangalan mo, sir? Si Jory, okay, ikaw to. Magkano po lang mo, sir? 4538. Teka, tatanungin muna kita, sir, para natin tuloy to. May 4538 ka ba, sir? O, oh, yung pala pangalan mo natin. Sir, hindi sa ilong dumaan yan, ha? Hindi, okay lang. Sir, ikaw to. Nag-endorse ka sa 200 tao. Ilan ang in-endorse mo, sir? Meron ka bang 200 na tao kakilala? Sobra pa, sir. Okay. Kaya lang, ang naniwala sa'yo, dalawa. Ilan ang naniwala sa'yo? Dalawa. Dalawa. Tingnan nyo maigi, ma'am, ha? Kung kaya nyo o hindi. Ilan ang naniwala sa kanya? Dalawa. Okay. Dahil dalawa naniwala sa'yo, the company will give you how much? Bibigyan ka ng 300 bawat isa. Okay? Tama? Kasi in-invite mo to, in-invite mo yung kapila. Of course, bibigyan ka ng 300. Ang tanong, meron ba nakitang fairy or leak? Yes. So, meron ka pang additional 500. Kumita ka ng 600 sa direct referral, meron ka pang pairing or link, magkano una mong kinita? 1,100. Okay. Now, yung dalawang tao na in-invite mo, sa tingin mo, sir, mag-i-endorse din siya sa 200 tao. Meron din kakilala, kaibigan, kamag-anak, tama? Kaya lang, ang naniwala sa kanya, ilan? Dalawa lang din. Ma'am, tingnan mo maigi. Ilan ang naniwala sa'yo, sir? Dalawa. Sa dalawang kaibigan mo, ilan ang naniwala sa kanya? Ikaw pa ba nag-invite sa kanila? Hindi na. Since wala kang tinatawag na direct referral, meron ka na lang tinatawag na link or bonus 500 per link. So dahil dalawa yan, meron kang 1,000. Okay? Second month mo, magkano kinita mo, sir? 2,100. Now, yung dalawa sa left, dalawa sa right, kaya rin ba mag-endorse? Yes. Ng tigi ilan? Dalawa. Tig dalawa. Magkano po unan? 4,538. Nag-invite sila. Ang tanong, ikaw pa rin ba nag-invite na ito? Hindi na. So, meron kang tinatawag na link or fairing bonus 500 per link. So, dahil apat yan, meron kang 2,000. Third month mo, magkano nakikita mo, sir? 4,100. Tanong, paano ka magiging milyonaryo? Eh, tatlong buwan na ang kinikita mo, 4,000 pala. Naku ha? Ang tanong, yung apat sa left, apat sa right, mag-i-invite? Yes. Nang tigi ilan? Dalawa. Tig dalawa. Bawat isa nag-invite ng tig dalawa. Tingnan mo kaibigan. Naging 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8, 2, 5, 6, 5, 1, 2, 1,000, 2,000. In the next 12 months, magkano kinita mo? Palakpakan mo naman yan kaibigan. Ilan lang ang in-invite mo rito? Dalawa. Dalawa. Ilan in-invite mo, sir? May ginawa ka pa rito? Dalawa lang in-invite mo, tama? Nakukuha, ma'am? Yung dalawa, ilan ang in-invite niya? Yung dalawa ng dalawa, ilan ang in-invite? Bawat isa, tignalawa, tama? Ang in-invite mo lang dito, dalawa, pero magkano kinita mo yung 1 year? Pwede na ba to? Yes! Kaibigan, huwag ka nang magtaka. Kung gusto mo, picturean mo pa yan. Pag-uwi mo ng bahay, computein mo. Kapag kinulang yan, bumalik ka, abunuhan ko yung iba. Pero hindi ako papayag na kulang yan. Kasi bakit? Ang dami nyo kaya! Nakukuha? Tanong, lahat ba sila gumagamit ng barley? Yes. Yes, kasi once na distributor ka, automatic you have to activate your account by buying one barley juice. Okay, look at this. Kailangan nilang mag-activate, bumili ng isang barley juice. Okay? Dahil member sila,
Kailangan ba nilang bumili ng barley juice? Yes. Okay. Ang one barley juice natin actually 1,260. Ang presyo niyan. So imagine mo, dahil bibili ka every month, in 12 months, sabihin na natin times 12, lumalabas lang yan na 15,000. Sasabihin mo, naku, kailangan ko pa palang bumili ng 1,260 every month. In one year, 15,000 magagastos mo? Yes. Dahil bumibili ka ng barley juice, at tanong, magkano kinita mo? Magre-reklamo ka pa? Nakukuha. Dahil lahat sila gagamit ng barley juice, pwede na ba sa'yo? Extra income, 318,000 monthly. Magkano kunan? 4,538. This is the business. At tanong, maganda ang produkto? Yes. Tanong, ilan ang invite mo rito? Dalawa. Paano kung naging apat? Magdodoble? Paano kung naging walo? Or more than eight? Matadagdagan? Yes. Nakukuha niyo yung system? Yes. Kasi ang pinag-usapan natin dito, dalawa pa lang ang na-invite mo. Pag ito nakita ng summa cum laude or mataas ang pinag-aralan, hindi magne-networking yan. Yes or no? Yes. Kasi ganito lang kasimple. Okay. Sabi natin, yung cum laude, okay, magkano pwede sahurin per, ano yan, per month? 30,000, pwede na? Mataas pa nga yan. Look, abutin man siya ng 2 years, magkano pwede kitain yung cum laude? Huwag niyo nang computein, kinumpute ko na yan. 760,000 for 2 years, tama? Ano to? Cum laude, magkano kinita? 760 for 2 years. Tama ang tanong, buo ba to? Yes. Hindi, kasi pag nabuo yan, patay ang cum laude na yan. Hindi kumain, hindi gumastos. Yes or no? Yes. Pag ito nakita nang hindi nakapag-aral, sabihin na natin, as in, hindi nag-aral, bobo. Tingnan niyo maigi, kaibigan. Dahil nakita to na hindi nakapag-aral, sabihin na natin, as in, bobo. Yung bobo na yon, may kaibigan ba dalawang bobo? Yes! Yung dalawang bobo na yon, may kaibigan din dalawang bobo. Yes! Lahat ng bobo, milyonaryo? Yes! Bakal mo naman yan. Kaya nga dito sa negosyo na to, kaibigan, hindi mo kailangan maging matalino ka. Ang kailangan mo lang, magaling kang mag-isip. Since nakaupo ka rito, alam mo naman na meron kang dalawang kaibigan. Tama? Yes. Kaya nga nung nag-aaral ako eh, na alam niyo yung row 1, row 2, row 3, row 4? Alam ba yun, nakaka-relate? Yes. Yung row 1, matalino. Yung row 2, medyo matalino. Yung row 3, nagtatali-talinuhan. Yung row 4, walang katali-talino. Nung nag-aaral po ako, row 4, tabi ng basurahan. Row 4 eh, issue nga eh. Sabi ko nga sa teacher ko, ma'am, bakit yung basurahan nasa row 4? Eh, kasi mga syunga kayo. Tama? Yung mga row 1, matatalino. Tama? Yes. Kaya nung nag-aaral ako, ang pinatatalim ko, hindi yung utak. Alam nga pinatatalim ko? Yung mata. Para makarating sa row 1, mangungopya ako eh. Di ba? Pag nag-exam, doon ako mangungopya. Bata ko mangungopya sa katabi ko, eh, bobo rin to. Takuha ko? Kaibigan, ang negosyo na to, hindi patalinuan. Tama? Yes. Kasi dito, kapag marunong ka mangopya, yayaman ka rito. Yes. Pero sa eskwelahan, kapag nangopya ka, bobo ka. Tama? Yes. Alam niyo na ang sikreto rito? Yes. Magpakabobo ka lang minsan. Huwag ka na mag-isip. Kasi minsan, pag sobrang mag-isip, yan ang nasisiraan ng isip. Yes or no? Ang matatalino, nasisiraan ng isip yan? Kasi sila yung sobrang mag-isip. Tama? Karamihan sa matalino, malalim mag-isip. Kaya karamihan sa kanila, nasisiraan ng isip. Tama? Meron ka na bang nabalitaan, bobo, nasiraan ng isip? Hindi po yan masisiraan ng isip. Bobo nga yan eh. Hindi yan nag-iisip. Tama? Pero dito, alam niya na may kaklase siyang dalawang bobo. Alam niya, dahil inibita niya pa eh, oy, left and right ko na kayo ha. Bobo ka rin, di ba? Nakukuha ba yung negosyo? Napakasimple. Ma'am, ano trabaho mo, ma'am? Ano ma'am trabaho?
housewife. Eto matindi. Housewife si ma'am. Meron ka bang kakilalang dalawang housewife? Meron? Ma'am, housewife po, hindi bobo. Meron ka bang kaibigan na dalawang housewife? Oh, meron. Sir, anong trabaho mo, sir? Security guard. Meron ka bang kaibigan dalawang security guard? Yes. Pasado ka na rito? Yun lang naman ang pinag-uusapan natin. Yes or no? Yes. Huwag mo sabihin sa akin, eh, sir, maiyain ako. Hindi ako pwede dyan. Tanong, meron ka bang kaibigan na dalawang maiyain? Meron. Meron. Yung dalawang maiyain, may kaibigan din? Yes. O, lahat ng maiyain. Milyonaryo? Yes. Kaya pag nag-present kayo, ganito, uy, huwag kang maingay. Kahit dalawa lang, ha? Maiyain tayo. Isama mo yung si ano. Habang nag-present kayo, maiyain kayo? Yes. Pero pwede kayo umangan? Yes. Ganun lang kasimple ang negosyo na to, kaibigan. Naintindihan po ba? Maganda negosyo? Yes! Okay. So, lahat sila, of course, mag-i-invite pa yan. Kasi ang pinag-usapan lang natin dito, 12 months, paano yung 13 months? 14 and so forth. Wala lang dagan? Yes! Ilan in-invite mo rito? Dalawa. Paano kung naging apat? Paano kung naging walo? Naintindihan po ba? Okay. Of course, unlimited ang income natin dyan, okay? Sabi ko nga kanina, what if more than two friends, okay? Ang cost kasi natin dito, meron tayong tinatawag na bestseller package. Oh, ano ba yung bestseller package natin? Builder Pack Plus, okay? Mas mataas siya sa starter package. So, starter package, 4538, ilang account meron ka? Isa. Sa Builder Pack Plus natin, meron kang 7 account. Okay? Ilan na account mo rito? 7. Ano mas maganda? Isang tindahan o 7 tindahan? 7. So, ibig sabihin, 7 ang business account mo. Okay. Builder Pack Plus, of course, may mga package ka. Meron siyang insurance, meron siyang gym, a total package of more than 30,000. Okay. More than 30,000 ang package mo. Ilang account meron ka? 7, okay. 7 account, paano yan? Ikaw to, ikaw pa rin yan. 3, 4, 5, 6, 7. Kanina, ilan ang na-invite mo? Dalawa. Okay. Of course, ilalagay natin yung dalawa rito na na-invite mo. The company will give you how much? 300 each, tama? Dahil lahat sila mag-invite, yung dalawa kanina, tama? Mag-invite sila. Meron ka bang unlimited 500? Ito yung pinag-usapan natin kanina. Ilan ang na-invite mo, sir? Dalawa. What if apat ang na-invite mo? Ilan ang na-invite mo, sir? Apat. Ilalagay natin sa PIP account mo. Of course, the company will give you 300 each. And every time na mag-i-invite sila, of course, you will receive unlimited 500. Nakuha? Ilan ang in-invite mo rito? Apat. Pero, kumikita na rin si second account mo. Bakit? Kasi yung fourth and fifth account mo, magpe-pairing or link ba yan, unlimited 500 para sa second account mo. Ilan ang invite mo rito, ma'am? Apat. Pero, tatlong account mo na ang kumikita. Maliwalag? What if naging anim? Ilagay natin sa sixth account mo, of course, bibigyan ka ng 300 each. Every time na di-invite sila, you will receive unlimited 500. Ilan ang na-invite mo na rito, sir? 6. What if naging 8? Ilalagay natin sa 7 account mo. Of course, the company will give you 300 each. Every time they will invite, of course, unlimited 500. At ang maganda pa niyan, yung 3rd account mo, kumikita na rin. Kasi yung 6 and 7 account mo, magpe-pairing or link yan para sa 3rd account mo. Maliwanag? At yung pinaka-main account mo, kumikita na rin. Kasi bakit? Yung second, fourth, and fifth account mo, left side mo yan. Okay? Then yung third, sixth, and seventh account mo, sa right side mo, lahat ng pairing or link nila, unlimited 500 sa para sa main account mo. Palakpakan mo naman. Mas maganda ba to? Yes! 7 business account. Based on my experience in this kind of business, my dear friend, the more, the big capital, the big income ang pwede mong matanggap dito. Masarap? Okay. So, ilang account ka dyan? 7. Okay. Dahil lahat sila gumagamit, of course, ng produkto,
Ilang account ang pumapasok sa iyo ng 5 to 15%? Pito rin. Nakukuha po ba? Okay, of course, meron kang airload, meron kang impact sa gym natin, meron tayong system at meron kang insurance worth 100,000. Meron ka pang insurance. Kung paano po gamitin ang insurance, ganito lang kasimple, tumawid ka ng EDSA, nakapikit. Yun, pagkatapos doon, gamit mo na. May 100,000 ka. Okay, so paano yan? Okay? Lahat yan libre. 4,538 times 7 account. Kasi 7 yung account mo. Tama? A total of 31,766 ang total amount niya. Okay? Ang sabi ko kanina, mas malaking puhunan, mas maganda ang negosyo. Tama? Anong negosyo ang kaya mong gawin sa halagang 31,000? Pwede ba magpatayin na sari-sari store? Pwede ba yan, ma'am? Actually, pwede yan. Ang dingding mo, plastic. Eh, lang, paninda mo, ano? Tanong, pwede kayo umaman? Hindi. Ang maganda dyan, hindi yan ang babayaran mo. Ang babayaran mo is only 15,988. Malampakan mo naman. Imagine, one account, 4,538. Sa 7 account mo, it's only 15,988. Eto na ba mas maganda? So, ibig sabihin, 15,988, mas maganda ba yan sa 4,538? Kasi meron kang 7 account. Okay. 15,988. Pag-usapan natin, kaibigan. Kanina, pinag-usapan natin, magkano? 4,538. Ngayon, pag-usapan natin, 15,988. Sir, baliktad rin naman natin. Sir, ma'am, ikaw naman. 15,988, ma'am, ang puhunan mo, halimbawa. May 15,988 ba si ma'am? Ah, meron. Palabakan naman natin si ma'am. Parang sabi niyo, oh. De-joke lang, ma'am. Parang pa ganun eh. 15,988 ang puhunan ni ma'am. Kanina, in one year, magkano kinita mo? 2.4 million in one year. 1 to 12 months. Magkano po nang uli, ma'am? 15,988. Meron ka bang kaibigan, kakilala, na dalawang kaibigan na merong 15,988 bawat isa? Meron. Look at this. Dalawang kaibigan, kamag-anak, kaklase nung araw na merong 15,988. Okay. Siya, bumili ng 15,988. Yung sa right side mo, bumili ng 15,988. Okay? The company will give you 1,000 each. Mas mataas. Okay? Kanina, 300. Kasi 4,538 lang puhunan. Ngayon, dahil lang puhunan niya, magkano? 15,988. The company will give you direct referral 1,000. Sa right side mo, bumili rin ng 15,988, of course, another 1,000. Tanong, meron ba siyang pairing or link? Yes. Meron, mas mataas siya kasi 1,500 per link, okay? Kanina, ang pairing mo is 500, tama? Now, what if kumuha siya ng 15,598 at the same 15,000, mayroon ka link, magkano? 1,500 per link, okay? Magkano kinita mo? 3,500. Yung dalawa, sa left and right side mo, meron din ba kaibigan kakilala na may 15,988? Yes. Meron. Nag-invite sila ng ting dalawa na meron 15,988. Ikaw pa ba nag-invite dyan? Yeah. Hindi na. The company will give you direct referral. How much? 1,500 per link. So dahil dalawa yan, meron kang 3,000. Meron ka 6,500. At ang maganda rito, meron ka tinatawag na earning points. Habang kumikita ka, meron kang points sa travel at meron kang points sa gadget. Kaya nga kanina, nakapag-travel na ako, qualified na ako, meron pa akong gadget? So dito rin. Dahil yung builder pack plus natin, 1 point kasi yan. Okay? So meron kang 3 points na naiwan. O meron kang na-earn na 3 points sa second month. Now, yung dalawa sa left, dalawa sa right, mag-invite din? Yes. Natigilan? Big dalawa. Pagdating ng 3 months, meron kang 4 sa left at 4 sa right. Magkano bibigay ng company sa'yo? 6,000 kasi 1,500 per link. At meron ka ng kinita ng 12,500. Bawi ka na rito? Yes. Actually,
Pagbili mo pa lang ng products, bawi ka na kagad. Kasi bakit? May mga products ka bang matatanggap? Yes! Pwede mo gamitin? Yes! Pwede mo ibenta? Yes! Bawi ka kagad? Yes! That's it. Yun pa lang, bawi ka na. Okay? Now, yung apat sa left, apat sa right, mag-imbay? Yes! Natigay ilan? Dalawa. Tig dalawa. Pagdating mo ng fourth and fifth months, meron kang kinitang 24,000 at total of 48,000 at ang malapit pa niyan, meron kang na-earn na 30 points or 31 points, actually qualified ka dyan sa tinatawag na nawala na ulim. Qualified ka na sa Asian Cruise. Palapakan mo naman. At ang malanda pa dyan, within 6 months, qualified ka sa Nissan Almera. Pwede na to? Yes. Kung maguwan ka, Nissan Almera, pwede na? Yes. At ang kinita mo pa rito, 96,000. Ilan lang in-invite mo rito, ma'am? Dalawa. Sir, ilan in-invite mo? Dalawa. Now, yung 32 sa left, 32 sa right, mag-invite? Yes. Natigilan? Dalawa. Tig dalawa. Pagdating ng 7 up to 10 months, kumita ka na ng 1.5 million at meron kang na-earn na 1,023 points at dahil naka 1,000 ka, pwede na ba sa'yo, European tour ka muna? Pwede na? Magkano muna? 50,998. Okay. Dahil 1,023 points yan. Qualified ka pa rin sa tinatawag na gadget or car incentive? Yes. Pwede na ba sa'yo? Fully, sinatawag na fully paid Toyota Fortuner or yung Montero. Pwede na? Yes! As in, fully paid? Wala na yung invite mo rito? Dalawa. Dalawa. This is the reality of this business. Magkano po nan? 59.88. Kaibigan, 10 months pa lang itong pinag-uusapan natin. Ilan ang in-invite mo, sir? Dalawa. Dalawa lang. At ang maganda pa dyan, kumita ka na ng 1.5 million. Bawat isa mag-invite ng tigalawa? Yes! Pagdating ng 12 months, nawala yung Fortuner mo. Binawi! Joke lang. Okay. Dahil 12 months yan, pwede na ba sa'yo? 6.1 million. Palakpakan mo naman. 6.1 million ang kinita mo. Magkano puhunan ulit? 59.88. Kaibigan, kahit sabihin na natin, abutin ka ng 5 years. Yan, 1 year ba yan? Yes. Pagdating mo ng 5 years, may 6.1 million ka? Yes. At pagdating mo ng 5 years, may car incentive ka ba? Yes. Pagdating mo ng 5 years, may libre ka ba travel? Yes. Ilan tao kayo inabot? 5 years. 5 years. Bawat isa gagamit ng produkto? Yes. Bibili ng barley juice? Pwede na ba sa'yo? 318,000 monthly. Pwede na ba yan? At dapat natin dyan, leverage income. Ilan tao kayo inabot? 5 years. 5 years. Kaya nga kahit itodo na natin 5 years, kaibigan, ilang taon ka nga nagtrabaho eh. May tornilyo, hindi ka nga nakabili. Pero ito, 59.88, kaibigan, gawan mo na ng paraan. Tama? Kasi minsan, ang Pilipino, kapag ka nakakita ng ganitong negosyo, at nakakita lalo na may puhunan pala, naku, eh 59.88, ang laki-laki yan. Kaibigan, this time, gawan mo na ng paraan. Imaginin mo, kumita ka ng 6.1 million dahil 2,047 points yan. Pwede na ba sa'yo yung tinatawag na musta? Pwede na? Kaya nga i-release ko na this 2018. Kasi bakit? Eh libre lang dito kay Santé. Naku ha? Ilan lang in-invite mo rito, sir? Paano ko naging apat? Paano ko naging walo? Wow. We're just talking two people buying for 15,980. Yes or no? Paano ko naging apat? Magdadoble? Yes. Paano ko naging walo? Yun. This is the reality of this business. Imaginin mo, kahit abutin ka sir ng 5 taon, may million ka? Yes. May sasakyan ka? Yes. May libre travel? Yes. May leverage income every month, 318,000? Yes. Paano yung 6 years? 7, 8, and so forth. Nakukuha niyo ibig ko sabihin?
In my 20 years in this kind of business, my dear friend, the reality is there. This is the business na hindi mo na kailangan pag-isipan. Kasi ang Pilipino kapag nakakita ng ganitong negosyo, lalo nang may puhunan, lumiliit ang mata. As in, ayaw makita yung puhunan. Nakuha? Pero ang Chinese, kahit maliit ang mata, pag nakakita, kikita ng milyon, lumalaki. Naintindihan po ba? No investment. Tanong, gusto nyo yumaman? Yes. Gusto mabago yung buhay? Yes. Kaibigan, eto na yung sinasabi ko sa inyo. This is the business we're in, reality. Bakit? Kapag nasa Amerika ka, kaibigan, at nalaman mo, networker sila, international ang business nila. Tama? Tanong, it's a great profession. Saan ka nakakita, 15988, international ang business mo? Marami akong kakilala, kaibigan, ang lalaki ng puhunan, local lang ang negosyo nila. Naintindihan? Sila pa yung may negosyo na malaki ang puhunan na hindi kayang magbakasyon. Bakit? Pag nagbakasyon yan, dala pa rin ang laptop. Ba't nagbabakasyon, tumatawag pa rin, oh, kumusta ang negosyo dyan? Baka nalulugi na. Tanong, may type freedom? Wala. Eto, sa negosyo namin, kaibigan, maglabas ka lang ng 15988. May amo ka ba rito? Wala. May time freedom ka ba rito? Yes. Lahat ba lang nagbakasyon nasa Singapore? Yes. Mga leader ba yon? Yes. Ang tanong, kumikita ba sila habang nagbabakasyon? Yes. Yes. Nandito nga kayo. Yung iba sa inyo nagpapapain. Yung iba sa inyo gumagamit ng products. Ang tanong, kumikita sila? Yes. Yes. Ito yung negosyo, kaibigan, na wala ang mga negosyante. Yung tinatawag na time freedom. Ang negosyante, sobra ang negosyo ng mga yan. Pero at time freedom, wala. Dito, 15988, international ang negosyo mo, may time freedom? Yes! Wala kang binabayarang opisina rito. Mami, binabayaran ka ba opisina? Ang ganda ba ng opisina mo? Yes. Libre ilaw, libre kuryente ka ba rito? As in, libre lahat? This is the business. Kung ikaw magninegosyo ka, milyon ang negosyo mo, magre-rent ka ng office, magbabayad ka ng staff, magbabayad ka everything, dito may babayaran ka ba? Wala. Naintindihan? Kaya ang gawin? Yes! Maliwanag ba? Yes! Sino yung tinakakaintindi? Taas ang kamay, balik tayo sa umpisa. Sabi ni ma'am, tuloy mo na yan, kanina ka pa eh. Di ba? Ma'am, naintindihan po ba? Kasi mas maganda kasi naintindihan. Kaya ba yung 15988? Yes! Kaibigan, kung wala kang 15988 at nangungutang ka rin lang, this time, mangutang ka uli. Last na to. As in, sabihin mo sa pinag-uutangan mo, last na to, kaibigan, pahiram uli ng 15988. Kasi bakit? Yung nakaraan, nang hiram ka ng 15,000, ibinili mo lang ang tinatawag na gadget, bagay, lahat, binibili mo. Tama? Tanong, yumaman ka ba? This time, mangutang ka uli. Sabihin mo, last na to, kasi alam mong dito mababago yung buhay mo. Yes or no? Yes! Pero minsan, ang Pilipino, pag nakita 5988, ayaw magnegosyo. Tama? 5988, naku, ang laki niyan. Kikita ng milyon, oh, hindi totoo yan. May nasasakyan, naku, hindi rin totoo. Naiintindihan? Pero sabihin mo, kaibigan, negosyo, babaguhin ang buhay mo. Sasabihin niyan, ayoko niyan. Pero, sabihin mo sa kanya, kaibigan, meron akong binibenta, iPhone 7 Plus, 15,000 lang. Gagawa ng paraan? Yes. Gagawa ng paraan? Mabilis ba sa alas 4? Yes. Ipangungutang? Halos ipangungutang pa nga eh, di ba? Kumbaga, yung iPhone 7 Plus, 1 to 2 years, sira ba yan? Yes. Pero this time, kaibigan, 15988, lifetime, babaguhin, maging henerasyon mo. Yes. Thank you, Jeffrey. Okay. Sa mga dating networker, of course, wala tayong class out. Sa mga baguhan, huwag na lang natin munang intindihin. Wala tayong, meron tayong strong leg retention, wala tayong prepare. And of course, 9 years na tayo sa market, going to 10 years. Paano tayo mag-disburse o yung kinikita natin? Through your bank account, okay? Meron din tayong commission check and legal wallet. Kung paano po yan, ituturo po yan kapag member na tayo. Kung paano po nakukuha yung disbursement natin. Okay,
Sa halagang 4538 or any packages 5988, automatic universal membership tayo. Okay? Member ka rito, member ka rin sa Dubai, member ka rin sa Hong Kong, Singapore, and Nigeria, at sa lahat ng bubuksan ni Santé. Magkano po ng 15,998 or 4,538? Kilala nyo? Mr. Joey Luyong, isang peace vendor. Imaginin mo, peace vendor, anong pwedeng trabaho ang gawin niya? Pwede ba magtrabaho sa corporate world? Hindi. Pero doing this business, after 5 years, may sasakyan? Yes. Kumita ng milyon? Yes. Totoo ba yung sinabi ko na 5 years? Yes. May sasakyan siya? At ang malupit pa niya, nakabili na sarili niyang eroplano? Hindi. Cebu Pacific po yan. Joke lang. Ibig sabihin, nakapag-travel ng iba't ibang bansa. Tama? After 5 years ba yan? Naging millionaire ba siya? Yan ang reality. Kaya isipin mo, kaibigan, kung sasali ka ngayon in the next 5 years, alam mo na kung ano ang buhay mo. Okay? And ito pa yung isang malapit dito. First year high school, graduate daw siya. Bakit? Kasi natapos niya yung first year. Isang first year, pwede ba yan sa corporate world? Pwede ba maging manager yan? Hindi. Anong pwede trabaho ng isang first year high school, sir? Pwede ba yan, janitor? Actually, janitor ngayon, kailangan high school graduate ka na. Tama? Ang pwede trabaho lang yan is boy sa bahay. Tama? Pero doing this business, naging milyonaryo, and of course, ito lang naman ang sasakyan niya, at ang malupit pa niyan, ang daming bansang napuntahan. First year high school ba to? Yes. Tanong, may first year high school ba rito? Kung mas mataas ka sa kanya, kaibigan, ano ang difference mo sa ginagawa niya ngayon? Simple lang, naniwala lang siya sa negosyo. At lalong naniwala siya sa sarili niya na mababago niya ang buhay niya. Di ba? First year high school. Okay? Lalo na to. Isang panadero. Sabi ko nga kanina, nakakapangit ba wala pera? Aminado nga siya, sir, nung nag-umpisa ako, pangit ako eh. Walang pera eh. Tama? Isang panadero, ito yung bahay niya. Pero doing this business, nagkaroon ng sasakyan? Yes. After 5 years, totoo ba yung sinabi ko? Yes. Kumita pa siya ng milyon? Yes. Nakapagpagawa ba ng bahay? Yes. Nabago niya na yung bahay niya. As in. Kaya lang, mahilig siya sa ganung design. Yung pa rin yung design. At least nabago. Tanong, maganda yung negosyo? Yes. Nakapag-travel ng iba't ibang bansa. Pwede na? At ang pinakamalapit nito, ang sabi ko kanina, nakakaganda, nakakagwapo, marami pera. Yes or no? Yes. Eh, nagpabikibelo naman. Gumwapo na ba? Yes. Imagine mo, nasa Singapore nga yan ngayon. Nagtutour, as in. Pwede na? Yes. Okay. Eto isang matindi. Isang Dota boy. Mukhang hamog boys nga ito eh. As in, mukhang agaw quintas gang ito eh. Bakit? Pero nasa Singapore ngayon niya. Nagbabakasyon? Yes. Isang Dota boy. May Dota boy ba rito? Yes. Bata, bakit ko pinapromote ito? Kasi napakagaling ng bata na ito. As in, believe me, in the next 5 years, he is one of the great speaker dito sa harapan. Napakagaling. Bakit ko pinapromote? Eh kasi nung araw, pasaway siya sa magulang. As in, istabay sa kanila. Ito nga mukhang hamog boys, di ba? Nakita na ba kayo ng hamog boys? Pero ngayon, gwapo ngayon yan. Imaginin mo, nakasama ko yan sa Hong Kong. Nag-travel ngayon yan ng Singapore. At magka-qualify uli sa Asian Cruise. Anong trabaho na ito? Wala nga eh. Dota boy nga eh. Nakuha? Naintindihan? Masarap pa yung negosyo? Yes. Sobrang sarap at sobrang ganda ng negosyo, kaibigan. Ikaw na lang ang magtatanong sa sarili mo kung kaya mo ba o hindi ang negosyo na to. Kung isang panadero, isang first year high school, at isang Dota boy na gawa ang negosyo, how much more ikaw hindi mo magagawa? Maliwanag? May upline, may mentor, actually, he's a Microsoft engineer under Bill Gates. Nasa US siya actually then. Kaya lang, tinigil niya na ang pagiging OFW. Instead, na-discover niya ang ganitong business. Of course, sumali siya. Nag-qualified sa Hong Kong, nag-Vietnam. Nakakuha ng kanyang sasakyan na
bagong high-end na sasakyan. Imagine mo, 2015, nagkaroon ka agad siya ng Chrysler na ganyang sasakyan. Then, nag-qualified uli ng Hong Kong, and kararating lang nila last 3 weeks galing Japan, after bumiyay na naman papuntang Singapore. At yung brand new sasakyan niya ngayon, yung tinatawag na brand new na Mitsubishi Pajero. Palakpakan mo naman. Inaniligay ba rito? As in. Anong trabaho niya? Networker. As in networker. Kilala nyo? Ma'am, kilala mo? Tingnan mo ID, ma'am. Ma'am, kilala mo, ma'am? Si ma'am. Ma'am, kilala mo? Dati pong artista yan. Pagmasdan mo maigi. Dating artista. Parang sabi ni mom. De, si Robin Parilla po yan. Si Robin Parilla paagaw sa... Ako po yan, okay? Mahilig po ako sa barrel. I love target shooting. Bakit po ako mahilig sa barrel? Dati po akong old upper. Dating old upper, nabago yung buhay. Maganda yung negosyo? Yes. De, joke lang, ma'am, ha? I'm a criminology graduate, police by profession. That's why I love the target shooting. And one of my extreme sports when I was in Japan is snowboarding. This is the top of the mountain. Sabi ko nga, pag nagkamali ka rito, either bali-bali ang leg mo or orthopedic ka or hospital, yung sinatawag na morgue. Diyan lang ang pupuntahan mo. I love snowboarding. And of course, I'm a rock climber. Rock climber po ako. Eto, pag nakabitaw ka rito, dalawa lang din ang pupuntahan mo. Either funeraria or orthopedic. Isa yan sa mga sports ko na talagang parang engot lang. Aakyat, bababa. Wala naman nangyari. De, joke lang. It's one of my extreme sports. And of course, I'm a rock climber and a mountaineer. Lahat po ng mountain sa Japan, Philippines, Malaysia, halos naakyat ko na po kasi mahilig po akong umakyat ng bundok. Bakit? Dati rin po akong akyat bahay gang. Nabago rin ang buhay. Sabi, sarap pala ng negosyo na to. Hold upper na, akyat bahay gang pa. Ma'am, joke lang yan, ha. Okay. So, of course, I'm a cyclist. Yan. Cyclist po ako. I'm the first Filipino na triathlon team ng Herbalife Japan. Ako lang po yung kauna-una ng Pilipino na naging tri-team nila. And this coming, sabihin ko na, and I claim 2019, I'll be joining Santé Barley Tri-Team. So bakit? Masarap pa yung negosyo pinagawa natin? Yes! Meron ba nilang time freedom? Yes! Unlimited ba ang income? Yes! Kaibigan, ang negosyo natin, since unlimited ang income, kaya mong mag-sports? Kaya mong gawin lahat? Yes, kasi kumikita ka. And of course, I'm a pro bowler. Napakarami ko bang sports? Kasi kumikita ba rito? Yes, kasi kapag empleyado ka, no investment, wala kang magagawang sport. Tama? Kasi limited lang ang income mo. Tama ba yun? I'm a pro bowler. I have a license in Japan. One time, sinali nila ako sa SM tournament dito sa SM North. Hindi nila ako in-interview. Dahil pro bowler ako ng Japan, ako yung nanalo. Ganun lang, kasimple. Diba? So, kung mapapansin nyo, lahat ng mga gadget ko, meron mga Land of the Rising Sun. We're in Japanese attitude. Bakit? Actually, I'm a Japanese attitude. Pero pusong Pilipino pa rin. Dari ka, niyong gawa ka rin maso. Jainain eh. Yeah. So, I live in Japan for almost 20 years. Kaya ako galing Japanese na po ako. Ang Pilipino, no investment, kapag nakakita ng ganitong negosyo, karamihan, reklamo bago mag? Trabaho. May asenso ba pag puro reklamo? Wala. Wala kasi ako nakitang tao masenso na puro reklamo. Yes or no? Yes. Gusto mo masenso? Yes. Huwag kang magreklamo. Hanggang ano oras tayo? Alas 12. Ba't parang sa ilong dumadaan? 12. Hanggang ano oras? Alas 12. Alas 12. Bakit ang Japanese, they were successful in life? Simply because, trabaho, walang reklamo. Kaya kung gusto mong umasenso, kaibigan, huwag kang magreklamo. Tama? So, mapapansin mo, lahat may mga Land of the Rising Sun, even the Japanese flag and my name. Okay? So, ipinapakita ko to, kaibigan, hindi para ipagmayabang sa inyo. Ipinapakita ko kung ano ang nagiging resulta ng networking business. Masarap ba ang negosyo natin? Yes!
Kaya bang gawin kapag networker ka? Yes. Unlimited ba ang income? Yes. Ang tanong, may time freedom ba tayo? Since may time freedom ako, kaya kong gawin lahat ng sports? Yes. Dahil sa negosyo na to, first time kong makabili ng isang bicycle worth 500,000. Nakakita na ba kayo ng isang bike na worth 500,000? Yes, yun po yung mga imported bicycle, okay? Just because of this business, income ba natin dito? Million? Million ba income natin? Now, pag-uusapan ba natin yung $100,000 to $500,000 per month? Yes. Gusto nyo malaman? Yes! Huwag ka pumikit, kaibigan. Maliwanag? Yes. Okay, may sumasag. Palampakan naman at. Natutuwa ako doon sa bata kanina. Okay. Because of this business, I'm using two cars. Meron pang Santé Barley? Pinopromote ko ba yung business ko? May nakalagay ba na Land of the Rising Sun? Japanese attitude? Meron ba nakalagay na I'm on grass? Kaya nga sabi nung kapitbahay ko, si Chris malamang addict yan. Kasi bakit? Sa lahat ng addict, pinopromote pa niya. Tama? At ang malupit na ito, ito yung addict na may website niya. Nakalagay yung website ko? May Santé Barley? Am I promoting my business? Ganito lang kasimple. Kung mahal mo ang negosyo mo, kaibigan, dapat hindi mo kinakaya. Tama? Yes. Proud ba ako sa business ko? Kasi ito lang ang mindset ko. This is my bread and butter. Ito ang ipinapakain ko sa pamilya ko. Bakit ko ikakaya? Tama? Kung ikaw networker at tanungin ka ng kaibigan mo pag tinanong ka, anong trabaho mo? Walker ako eh. Ano? Walker. Ayaw mong sabihin! Tama? Kapag ka tinignan mo yung Facebook mo, ang nakalagay pa rin yung mukha mo. Tanong, binayaran ka ba ni Facebook? This time, kaibigan, kung Santé Barley member ka, believe me, be a proud member of Santé Barley. Dapat ito yung maging passion mo. Dapat malaki ang puso mo rito. Kasi naniniwala ako kapag malaki ang puso mo rito, malaki ang income na ibibigay sa'yo. Yes. Masarap? Okay. So, ano negosyo ko ulit? Networker. Because of this business, this is my parking and this is my house. Ano negosyo ko? Networker. Kung ako, police. Nakita nyo, ganito kalaki ang bahay ko. Ano tingin nyo sa akin? Kaya nagsabi niya, hindi ako ha. Kasi ganito lang kasimple, kaibigan. Hindi kayang bilhin ng isang pulis ang ganitong kalaking bahay. Yes or no? At sabi ko nga kanina, kung ano ang ginagawa mo, it just make you a living. Yes or no? Since networker ako, marami yumaman? Yes. Tanong, gusto mo ba ng ganitong bahay within 5 years? Yes. Sino gusto ganito within 5 years? Oh. Dahil ituturo ko kung paano. Okay. Ang puhunan nito, hindi po 4538. 15,988. Gusto nyo? Yes. Para mas mabilis. Okay. Now, you have a choice. Nakita mo kung gaano kaganda ang produkto at meron siyang discount at merong opportunity pero hindi ka pa rin naniwala. Ano ibig sabihin niyan? Hindi ka naniwala sa ipinakita ko. Of course, lahat yan wala ka. Wala kang healthy living, wala kang lifetime discount, and of course, opportunity na matupad ang pangarap mo. Okay? And, naniwala ka nga, pero consumer ka lang. Ano ibig sabihin yan? Sumali ka, pero ginagamit mo lang yung products. Kapag ginagamit mo lang ang products, meron kang healthy living, meron kang lifetime discount pero wala kang opportunity. Kasi bakit? You are just using the products. Ang sistema namin dito, consumer ka na, endorser ka pa. Ano ibig ko sabihin? Gamitin mo yung produkto at i-endorse mo. Pinakita ko ba kanina? Yes. Kung paano mag-endorse? Sir, ilan ang in-endorse mo kanina? Dalawa. Ilan ang in-endorse mo kanina, ma'am? Dalawa. Mag-start ka muna sa dalawang tao. Maliwanag? Kapag ginawa mo yan, ginamit mo yung produkto, in-endorse mo yung business, meron kang healthy living, meron kang lifetime discount, at meron kang opportunity na matupad ang pangarap mo. Naintindihan po ba? Anong gagawin natin? Endorser ka na, consumer ka pa. Okay? According to Chinese philosopher, look at this. Ang sinabi niya rito, what you are today
is the result of your decision 5 years ago. Totoo ba to? Kung ano ka raw ngayon, yan daw ang decision mo 5 years ago. Kung naghihirap ka pa rin ngayon, ibig sabihin, yan ang maling decision mo last 5 years. Tama ba yun? At kung successful ka ngayon, kaibigan, yan daw ang tamang decision last 5 years. What if, kung hirap na hirap ka pa rin ngayon, mag-decide ka lang ngayon, tuturuan kita in the next 5 years kung paano mabago yung buhay mo. Gusto ba? Yes. Gusto mo bago yung buhay? Yes. Lahat tayo, gusto mo yumama? Yes or no? Yes. Wala ako kasing nakita taong ayaw yumaman. Meron ba rito nagdasal, Lord, bigyan mo ako ng chance maghirap. Meron ba ganon? Wala. Lahat nangangarap mabago yung buhay. Tama? Okay. Anong gagawin? Mag-i-endorse ka na. Okay? Look at this. Ito, pag-usapan natin. Magkano po ng? 15,998. Okay. Ilan ang account mo? 7. Tingnan mo maigi, kaibigan. 7 ang account mo within 5 years sa pag-usapan natin. Walang 1 year, 2 year, 3 years, 5 years na lang pag-usapan natin. Within 5 years. Baka sabihin mo, ang tagal naman, 5 years pa. Kaibigan, huwag kang mainip. Kasi 20 years ka nga nagtrabaho, di ka nainip eh. Tama? Eto, 5 years, babaguhin ang buhay mo. Okay lang? Yes! Okay. Within 1 year, kaya mo bang mag-invite, magpasali ng 8 tao na merong 5988 bawat isa? Kaya. Meron ba? Sir, within 1 year, kaya mo magpasali ng 8 tao? Within 1 year, ma'am, kaya magpasali ng 8 tao? Yes. Kung meron kang mapapasali ng 5988 bawat isa sa loob ng isang taon, kumita ka ng 6,000 dyan, at meron kang monthly 320 pesos kasi every time, bibili ba sila ng barley juice? Okay, now, yung 8 tao, kaya rin bang magpasali ng 8 tao sa loob ng isang taon? Yes. Kaya rin ba? Pagdating ng 2 years, 64 na sila. Ikaw pa ba nag-invite dito? Yes. Hindi na. Pero kumita ka ng 48,000, meron ka 3,840 every time they use the products. Maliwanag? Sa loob ng isang taon, ilan ang pasali mo? 8. Yung 64, mag-invite din ba? Nang tiki ilan? Tiki 8. Pagdating ng 3 years, meron ng 512 under your team, ilan ang in-invite mo rito? 8. Kumita ka na ng 384,000 at meron ka pang monthly 10,240. Pwede na to? Yes. Sa loob ng 3 years, may 384,000 ka? Magkano po ng? 5988. Ilan ang in-invite mo sa loob ng isang taon? 8. Kaya hindi? Kaya. Tanong, tamad ba sipag? Tamad ka rito. Kasi bakit? Para malaman niyo lang, sir, ilan ang invite mo ngayon sa Nigeria? Tayo ka nga, sir. Ilan ang invite mo ngayon sa Nigeria? 60. Palakpakan mo naman. Imagine mo, wala pang isang taon ang tao na to, pero ang na-invite niya ilan? 60. Eh ito nga, walo lang ang pinag-usapan natin. Tama? Yung 512, mag-i-invite din ba? Natigil ilan? Tingo 8. Pagdating ng 4 years hanggang 5 years, pwede na ba? 28 million ang kinita mo. Yes. Palakpakan mo naman. Magkano ang kinita mo? Kaya mo na magpatayo ng malaking bahay? Yes. Maganda na ang buhay mo? Yes. At ito pa maganda, pwede na ba? Retirement benefit, 751,000. Yes. Pwede na yan? Yes. I'm not asking your age right now. Imaginin mo na lang, dagdagan mo ng 5 taon, milyonaryo ka? Yes. May 751,000 monthly ka? Ilan na invite mo rito? Paano mo naging 16? Nakukuha niyo ibig ko sabihin? This is the business we're in. The more you invite, the more the big income you will receive. Ilan na na-invite mo ulit, sir? 16! Kaya nga itong tao na to, next year, milyonaryo yan. Kasi hindi niya lang matatagalin, tama? Kasi ikaw tamad ka pa rito. Maliwanag? Meron ba tamad dito? Taas ang kamay. O yan, umamin na kayo kasi marami pong tamad na umaasenso rito. Naintindihan niyo ba? Baka yung iba, sinasabi nila, naku, 5 years, baka hindi totoo yan.
O eto na lang para mas maganda. Kaya mo bang magpasali sa loob ng 2 taon, 8 tao? Dahil sobrang hindi ka naniniwala o sobrang tamad mo, sa loob ng 2 taon, ilan ang napasali mo, sir? Tamad ba, Sipag? Tamad! Ikaw ang pinakahari ng tamad dito! Kasi bakit? Sa loob ng 2 taon, ilan ang napasali mo? 8! Dahil yung 8, ginaya ka rin. Sa loob din ng 2 taon, nagpasali ng tiging ilang? Tiko 8. Kaya pagdating ng 4 na taon, 6, 8. Pagdating mo ng 10 years, milyonaryo ka pa rin? Yes! May bounty ka na 751,000? Yes! This is it. This is the reality of this business. Gusto ba pa ng 20 years? Kasi minsan sabi na, baka hindi totoo yan. Sino pinakabata rito? Taas ang kamay. Huwag yung isip bata. Ma'am, ilan taon ka na? 18? 18. After 20 years, ilan taon ka? 38. Tamad, masipag, ma'am. Hindi, tamad ka na lang. Okay lang? Dahil tamad siya, nukno ka ng tamad, napasali niya sa loob ng 4 na taon. Ilan? 8. Nukno ka ng reyna ng tamad? Yes! Nukno ka ng reyna ng tamad. Kaya yung bawat isa nagpasali sa loob ng 4 na taon, tigi ilan? Tigi 8. Pagdating ng 8, sabi natin 12, 16, 20 years, pagdating ng 20 years, milyonaryo ka pa rin? Yes! Ito ang malupit. Pagdating mo ng 20 years, may 751,000 ka? Yes. Monthly? Yes! Yung iba nga dyan, 40 years nagtrabaho eh. Pagdating ng monthly, 4,000. Nakukuha? Yes. May pag-ibig pa dyan na walang puso. Oh. Sabi niya, oh, 8,000 ako, kaya na to. Pwede? Pwede, kasi yan yung pinagtrabahoan mo for 40 years. Yes or no? Ito, trabahuin mo na kahit ito duma ng 20 years, kaibigan. Milyonaryo ka pa rin? Yes. Pero pag 20 years ka nagtrabaho dito, ikaw na lang natira dito. Wala na kami. Nasa ibang bansa na kami lahat. Naintindihan po ba? Yes. Pero ang malupit sa negosyo na to, kahit 20 years ka, patras ang edad mo. Bakit? Nagbabarley ba tayo rito? Yes! Ngayon, 27 ako ngayon. Ba't kumukontra kayo? Bakit parang naiba ang motong nyo? 27 ako ngayon dahil inabot tayo ng 20 years. Ilang taon na ako nun? 7 na lang! Patras nga eh! Kaya sa susunod, yung mga speaker dito, mga bata na! Bakit? Nababarley ba tayo? Yes! Ang sabi ko nga kanina, this is the business we're in. Kumikita ka na, healthy ka ba? Tama? Yes! Naintindihan po ba negosyo? Yes! Pero kaibigan, huwag mo paabutin ng 20 years. Malapit ka na rito. Diba? Naintindihan? 5 years lang bago na ang buhay mo rito. Tanong, paano yung 6 years? 7, 8, 9, and 10. Nakukuha? We are just talking 8 people under your team. Now, ilang tao meron ka rito? Ilang? 8. Abusan. Kaya pa ba? Yes. Gising pa ba? Yes! Alam mo, ang ganda ng negosyo na to. Ito yung negosyong mahirap na madali. Alam niyo kung bakit? Ganito lang kasimple. Ma'am, sino nag-invite sa inyo? Sino nagpapaliwanag? Sino napapagod? Sino namamaos? Pag kau sumali, sino kikita? It's a pain! Nakukuha? Sabi nga nung iba, naku, mahirap yan networking na yan. Ito ang mahirap na madali. Ito lang ang gawin mo, kaibigan. Within 1 year, wala kang karapatan magpaliwanag. As in, ang karapatan mo lang mag-invite. Pag nag-invite ka, may nagpapaliwanag dito? Yes. Oh, 1 year ulit. Magpaliwanag din, may nag-invite ka rito, may magpapaliwanag ulit? Yes. Yes. Kasi yung dinadala mo, may nagpapaliwanag para sa negosyo. Tama? Pero pag ikaw naman yung milyonaryo, kaibigan, palitan mo naman kami rito. Nakakapagod din kaya. Nakakapagod din. Ang ganda ng negosyo na to. Sa umpisa, umaten ka lang dito. May nagpapaliwanag. Okay. Ilan line meron ka rito? 8.
pag-usapan natin kung paano ka kumita ng $100,000 to $500,000 per month. Gusto nyo malaman? Yes. Okay. Ilang line yan? Walo. Meron na ba tayo sa Dubai? Yes. Meron na ba tayo sa Hong Kong? Yes. Magkakaroon ba sa Nigeria? Yes. Meron ba tayo sa Singapore? Magkakaroon ba sa Taiwan? Magkakaroon ba sa Saudi? Sabihin na natin ito Malaysia at ito sabihin na natin sa Qatar. Okay? Ilang bansa yan? Walo. Walo. Kung walong bansa na yan, i-total natin, pwede ba total 1 billion lahat yan? May 1 billion sila? Yes. Total population, 1 billion, meron? Yes. Look at this. Within 1 year, what if napasali mo 100,000? Ilan ang napasali mo? 100,000. Ikaw ba lahat ang pasali niyan? Hindi. Kumbaga, yung left and right mo, nag-invite, nag-endorse, nag-endorse, in total of 5 years, ilan na sumali? 100. Buying 1 barley juice. Bibili lang ng isang barley juice. Ilan ang binili? Isa. Sabihin na natin, meron ka lang $1 bawat isa. $1, 100,000, bibili ng 1 barley juice. Magkano income mo? 100,000. Pwede na ba yan? $100,000? Paano kung dalawa ang binili? Nakuha? Reality. Yung 100,000, sabihin na natin, after 2020, 5 years, tama? Mag-i-invite sila? Dahil tamad din, nag-invite ng tigi-isa sa loob ng isang taon. Tingnan nyo maigi. Ilan lang in-invite? Isa. Pagdating ng 2021, magiging 200 ba sila? Yes. Bibili ba sila ng barley juice? Meron kang income $1 isa? Yes. Pwede na ba sa'yo? $200,000 per month. Wow. Reality ba? Yes. Sabi ng iba, naku, baka hindi naman totoo yan. O sige, para mas maganda, ang sumali na lang sa'yo, $50,000. In total of 5 years. Pwede? Yes. Buying of 1 barley juice, may $1 ka bawat isa. Pwede na ba sa'yo? $50,000 per month? Yes. Anong buhay ka? Pilipino ka na meron kang $50,000 per month. Pwede na? Yes. Minsan sasabihin pa rin ng iba, naku, baka hindi naman kaya yung $50,000 na yan. Kasi mahina ako mag-invite. O sige, itotal na natin lahat ng tao mo sa buong mundo. Nuknukan din ng tamad na kagaya mo. Ang napasali, 20,000 lang sa loob ng 5 taon. At bibili ng isang barley juice, meron kang $1. Pwede na ba sa'yo? After 5 years, $20,000? Yes. Pwede na? Yes. Ikaw na ang pinakatamad sa buong mundo. Ang pinag-uusapan natin dito, kaibigan, hindi Pilipinas, buong mundo na. Naintindihan po ba? Yes. O sige, last na to, todo na natin. Dahil hindi ka pa rin maniwala, ang napasali lang ng grupo mo, 5,000 sa loob ng isang taon. 5,000, bibili ng isang barley juice, may $1 ka? Yes. O, pwede na ba retirement benefit mo? $5,000 per month? Yes. Pwede na yan? Yes. Pag ito 5,000 lang sa loob ng isang taon, 5 taon at buong bansa pa at iba't ibang bansa, ikaw na ang nuknukan ng ego at tapad dito. Pwede o pwede? Pwede. Magkano po nang? Pwede. Kaibigan, yung $500,000 per month sa akin in the next 5 years, maliit po. You know why? I'm building my people, of course, members in Dubai, and I have in Hong Kong. Sino ang pupunta ng Nigeria? Sino ang magbibuild ng buong Africa? Ikaw. Kaya nga maliit. Bakit? My former upline, he is American, right? Of course. He is American and earning $5 million per month right now. Kung ikaw Pilipino at kumikita ka ng $5 million per month, anong buhay meron ka? Masarap o sobrang sarap? Sobrang sarap! Masayang araw, sabi ng bata. Palapakan mo naman! Imagine!
Pagdinig mo isang bata, naiintindihan niya ang negosyo natin. Sobra! How much more ikaw kung hindi mo naiintindihan to? Imposible kasi sa loob ng bansa na to at 5,000 lang ang napasali mo. According to our CEO and the management team, in the next 5 years, we're going to open minimum 50 countries. As in, sa 50 countries na lang na yun, bawat isang bansa, dahil tamad ka, 1,000 na lang ang napasali mo. Pwede? Eh, 15 bansa yun. 50,000? O, di $50,000 per month ka. Pwede na? Naintindihan? But the leveraging is here. Once na meron kang 100,000 under your team, in the next 2020, reality lang tayo, 2021, 200 sila. Ilan ang in-invite? Isa. 2022, 400 sila. Kasi nag-invite bawat isa ng tingilan? Tingi isa. In 2023, $800,000. Tingi ilan ang invite? Tingi isa nga lang eh. Pero hindi po yan ang reality. Imposible kasi sa loob ng isang taon, isa lang ang napasali mo. Ilan ang napasali mo ngayon, sir, sa Nigeria? 60 nga si! Nabukuha? Ito, kung nuknukan ka lang dito ng tamad, magkano po nang? Kaya nga ako nanggigigil sa negosyo na to, kaibigan. Because I made it for almost 20 years and it's a proven business. Once na nasa Amerika ka, ang tingin sa'yo bilang networker, it's a great profession. You know why? Lahat ng mga networker doon, ang lalaki ng bahay. Lahat ng mga networker doon, mga sasakyan nila, puro high-end. Even in Japan, kapag networker ka, it's a great profession. Kasi bakit? Lahat ng networker doon, puro milyonaryo. Since I'm a proud networker, nung umuwi ako ng Pilipinas, sabi ng mga kaibigan ko, nako si Chris, scammer na rin. Bakit? Kasi sa Pilipinas, maraming scammer? Yeah. Maraming piramiding? Yes. Hindi natin masisisi kasi sa sobrang daming peking kumpanya na nagsulputan dyan, swerte tayo dahil merong Santé Bali na totoong kumpanya. Maliwanag ba? Maliwanag ba yung dollars? Yes. Kayang gawin? Yes! Kayang gawin yan, kaibigan, kung bibigyan mo lang ng puso ang negosyo na to. Believe me, in the next 5 years, lahat po ng under sa team ko, iba po ang buhay ng mga yan. Pero ang promise ko, next year lang pag-usapan na namin. Next year, lahat po, sinasabi ko na sa harapan, and even naka-live streaming tayo, lahat ng team ko, under my team, next year, lahat po sila, milyonaryo. Yes! Bakit? This is my last SBP this last Monday, of course. Kasi next week, I'll be leaving to Nigeria na po. At doon ko na rin babaliwin ang mga negro para maging mamuti sila rito. Kasi ito rin ang ipinapakita ko at ipapakita ko rin sa kanila. Kung ikaw, Pilipino, na-excite ka ba sa business? Yes! How much more Nigerian na gustong-gusto ang negosyo na to, mamamuti ba sila? Yes! Ganun kasimple. Kasi bakit? Malaki ba Nigeria? Ano mas malaki? Pilipinas ito. Ito ba Nigeria? Yes. Malaki Nigeria? Yes. Pero sa Pilipinas, ang daming scammer, ang daming piramiding, marami yung mayaman? Yes. Sa Nigeria, kukunti ang networker. As in, malaki ang network? Yes. Nigeria pa lang to? Ito ba yung Ghana? Yes. Ito ba yung Angola? Kaibigan, nakaredy na akong bumaho. Nakaredy na rin ako umitim. Para sa pangarap ko, sa mga tao ko. Naintindihan po ba? Maganda ang negosyo natin? Yes! Bakit ako proud na pumunta sa ibang bansa? At bakit ako proud lusubin ang Africa? Simple lang, kasi ang produkto natin, napakaganda! Tama? Yes. Kasi ganito lang ang mindset ko. Once na maganda ang produkto mo, maganda ang magnegosyo. Yes.
Bakit? Yung iba ba, pangit na ang produkto, gumaganda ang negosyo nila doon. Yung ibang networking company doon na hindi nakakagandaan ang produkto, successful pa ang negosyo nila. How much more tayo maipagmamalaki natin ng todo-todo ang produkto natin? Proud ka ba sa produkto mo? Yes. Kung proud ka sa produkto mo, kaibigan, in the next 5 years, believe me, maliit sa'yo ang $100,000 per month. This is what we call, gumamit lang sila ng produkto dito, tama? Ang tanong, nakasama ba rito yung pairing or link mo? Wala pa yan. Ang pinag-usapan lang natin dito, bumili lang ng isang barley juice. Tanong, paano kung nagdalawa? Paano kung nag 3+1? Bumili ng coffee, bumili ng ibang produkto. Madadagdagan? Yes. We're just talking one product, kaibigan. Believe me, this is the one of a kind business in the next 5 years. Hindi nyo man kami sabayan ngayon, in the next 5 years, no investment, yan pa rin ang buhay mo. Pero kung sasabay ka sa amin ngayon, kaibigan, in the next 5 years, eto ang buhay mo. May travel ka, may libre kang sasakyan, as in. Magkano po ng 5988? Naintindihan po ba? Sino hindi nakakaintindi? Taas ang kamay, balik tayo sa umpisa talaga. Joke lang. Palakpakan naman natin yung bata. Natutuwa ako, grabe. Mama, ang baby na, nakakatuwa, no? Imagine mo isang bata naiintindihan ang networking business. Grabe. Baka next year, speaker na dito yan. Di ba? Okay. Now, you have a choice. In any package, nakikita nyo pa ba? 4538, you have one account. 9,000, of course, 9,098, you have 3 account. Our best seller, kung magninegosyo ka rin lang, kaibigan, kung kaya mong simulan yung 5988, the best. What if? Eto, ilan ang na-invite mo rito? 8. What if more than 8? Gawin mo ang 37,988. Eto yung Extreme Pack Plus kasi 16 ang kaya mong i-invite dito. Tama? Or, kung kaya mo rin lang, mag 88,000 ka. Franchise ka na, meron ka pang 31 business account. Ito po yung account ko actually. Bakit? Alam ko, ang negosyo na to, the more na marami kang account, the more na marami kang mailalagay na tao. Kasi hindi lang kasi 50 or 60 ang kakilala ko sa buong mundo. For your information, I have direct right now 129 direct in Nigeria alone. As in, buying Builder Pack Plus minimum. 129 as of today, direct sa Nigeria. Kaya naniniwala ako, kaibigan, in the next 5 years, minimum ang 500,000 sa akin. As in. What if meron kang chance maging franchisee? Of course, magkaroon ka ng sarili mong brands at cost of 550,000. Naintindihan po ba? Yes. Okay. Now, kapag hindi mo ginawa ang negosyo na to, no investment, pagdating ng araw, totoo ba na nakakapangit at walang pera? Yes. Totoo ba? Yes. Hindi natin kasalanan, kaibigan, na isinilang tayong mahirap. Pero kasalanan na natin kapag namatay tayong mahirap. Tama? Ang senaryo dito, anak, pwede mo bang pakikuha si tatay? Kasi nag-aaway na kaming mag-asawa. Nakaka-relate. Kasi tumanda kang nakikitira sa kamag-anak kakilala. Tama? So pwede kang pag-awayan? Kasi pinagpapalit-palitan ka. Kasi tumanda kang walang pera. Now, kapag tumanda kang maraming pera, pwede ka bang pag-agawan? Yes. Pwede? Ang senaryo dito, iba. Kuya, pakibalik mo naman si daddy rito. Daddy, milyonaryo eh. Baka inubos mo na ang milyon yan. Tama? Kumikita ka ba ng milyon every month? Yes. Pwede kang pag-agawan? Yes. Yes, pag-agawan ka talaga. Kasi bakit? Imaginin mo, milyon-milyon ang kinikita mo. Tama? Kahit amoy lupa ka na. Pero milyon ang kinikita mo. Baba mo ka? Kilala niyo yung nasa picture? Si Bill Gates, may sinabi siya rito. Pakisabi, pakilakas. Go!
Si Bill Gates, isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Pero kung siya raw ay bibigyan uli ng pagkakataon, pipiliin daw niya network marketing. Ano ba ang negosyo natin? Network marketing. Marami yung mayaman dito? Yes! Yes, kaya pag uwi mo ng bahay, sabihin mo sa nanay, tatay mo, inay, tay, yayaman na tayo! Sasabihin ni nanay mo, oy anak, ginabigan na naman, gutom lang yan, kumain ka. Tanong, ikaw ba nakakita ng opportunity? Yes! Ikaw ba nakakita kung paano mabago yung buhay mo? Yes! Ganito lang kasimple. Kung sasabihin ng kaibigan, kamag-anak, or even parents mo, pag uwi mo, sasabihin sa'yo, anak, hindi totoo yung networking na yan. Hindi totoo na may yumayaman dyan. Tanong, kung anong buhay meron kayo ngayon, kahit magulang mo yan, no offense man, sino paniniwalaan mo, magulang mo, o mga taong nagpapatunay na may nangyayari sa negosyo na to. Naku ha, kung yung magulang mo nabigyan ka na magandang buhay, paniwalaan mo. Yung kaibigan mo na alam mong standby rin sa kanto at sasabihin ka, pare, huwag kang maniwala sa networking. Sino paniniwalaan mo? Kaibigan mong standby sa kanto o si Chris the cute na kagaya mo? Naku ha! Magaliwanag ba yung negosyo natin? Okay. Are you ready to challenge yourself? Yes! Are you ready to challenge yourself? Yes! Kaibigan, ganito lang kasimple. Kung binata ka o dalaga ka man ngayon at alam mong maganda na ang buhay mo, huwag mong gawin si Santé. Kung may pamilya ka at pagmasdan mo ang mga anak mo na alam mong maganda ang buhay nila, huwag mong gawin si Santé. Pero kung alam mong hirap ka pa rin sa buhay, pagmasdan mo mga anak mo habang natutulog, tanungin mo yung sarili mo, anong buhay ba ang maibibigay ko sa kanila pagdating ng araw? Pero kung alam mong wala kang maibibigay, kaibigan, isinasuggest ko sa'yo, gawin mo si Santé. In the next 5 years, iba ang buhay mo. Pero kung di mo gagawin si Santé, kaibigan, no offense man, in the next 5 years, yan pa rin ang buhay mo. Yes or no? Yes. All you have to do is to challenge yourself. Kasi ako, kung di ko challenge sa sarili ko, malamang squatter pa rin ako. Kung di ko challenge sa sarili ko, malamang isang kurap na pulis ako. Kung hindi ko challenge sa sarili ko, malamang namamasada or yung pa rin ang ginagawa ko. Naniwala lang ako sa negosyo na to. Pangalawa, naniwala ako sa sarili ko. Tanong, naniniwala ka ba sa sarili mo? Yes! Naniniwala ka ba? Yes! Kaibigan, i-challenge mo lang yung sarili mo. Maliwanag? Yes! Are you ready to challenge yourself? Yes! I-challenge mo na kaibigan, kasi ilang panahon na rin naman na ginagawa mo ang ganyang klaseng trabaho at walang nangyayari sa'yo. This time, gawin mo na ang isang mahirap na bagay. Believe me, mahirap po ang ginagawa namin. Pero ito yung mahirap na pagdating ng araw, babaguhin ang buhay mo. Mahirap din naman ang ginagawa mo ngayon, kaibigan. Pero ang tanong, nababago ba ang buhay mo? Pero this time, baguhin mo na ang style na ganyan. Ito yung mahirap na pwede kang yumaman. Pag ginawa mo to, kaibigan, dalawa lang ang pupuntahan mo. Either yumaman ka or maging milyonaryo ka. Mamili ka na lang. Maliwanag? Okay. Gustong yumaman? Yes! Okay. Pwede tayong tumayo, kaibigan? Tayo po tayo. Dahil lahat tayo gustong mabago yung buhay. Yes or no? Yes! Naniniwala kasi, o kaibigan, kung ano ang pinapasok mo sa sarili mo at kung ano ang iniisip mo, yan ang mangyayari sa'yo. Tama ba yun? Now, bibilang ako ng tatlo, kaya mo bang isigaw sa sarili mo, I am the next millionaire? Yes. Kaya ba? Yes. Okay, kung baguhan ka rito, kaibigan, ganito lang kasimple, nagsimula ako sa negosyo na to, inangkin ko lang, sinabi ko lang sa sarili ko, pagdating ng araw, yayaman ako, this time, ipapasa ko sa'yo. Maliwanag? Pagbilang ko ng tatlo, isigaw mo, I am the next millionaire. Okay ba? Okay, 1, 2, 3, go! I am the next millionaire! Medyo mahina. Ganito lang kasimple.
Nagdarasal? Yes. Kung nagdarasal ka, kaibigan, ang dinarasal mo ba, pwede bang ibagsak sa'yo ni God yung pangarap mo? No. Kung nakangarap ka ng malaking bahay, pwede bang ibagsak sa'yo ng diretso? Yes. Hindi. Lahat ng inihilin mo kay God, ganito lang kasimple. Nung nagdasal kasi ako sa Kanya, ganito ako magdasal. Lord, bigyan mo ako ng chance mabago yung buhay ko. Ituro mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Ituro! Tama! Yes. Tanong, itinuro ka ba rito? Yes. Kasi ito yung way mo para matupad ang pangarap mo. Friend, last na to. Kung naniniwala ka sa sarili mong yayaman ka, dapat itaas mo dalawang kamay mo. Okay? Damdamin mo na ikaw ang next millionaire. Believe me, ibibigay yan ni God sa'yo. Pero kung ikaw ay wala kang tiwala, ang sigaw mo, I am the next millionaire. Believe me, kung ganyan ang mangyayari sa'yo, ngayon pa lang, sasabihin ko na sa'yo, huwag kang sumali. Kasi bakit? Yung pagsigaw nga, hindi mo magawa pagyaman pa kaya. Maliwanag? Yes!